Hello! How are you today? Kamusta kayo? Ayan, sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating live streaming, Bala po Diyos ko Lord. Parang medyo hindi maganda ang timbre ng ating boses ngayong araw. No? Parang hindi pa makag-get over sa kung ano po ang nangyayari. No? Nag-enjoy ba kayo sa ating mahigit 11 oras na live streaming kagabi? Basta ako nag-enjoy at kudos sa House of Representatives dahil po sa kanilang truthful. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam mo tayo, no, mag-sermon muna ako ha. Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Ayan kay Ma'am Arby, ay silent viewer si Amor Tua, shout out po. Alam ninyo, itong mga nangyayari sa political political arena natin. Lahat ito ay I enjoy your 10 hour long live. Oh, nag-review ka Ma'am Arby last night. Nag-review ka ng 10 oras natin na live streaming. Nako, napakaganda ng live streaming natin kagabi. Umabot ako ng alauna and then hindi rin ako natulog. Naka-review ako ng mga comments and at the same time, naku, Diyos ko, grabe. Magandang umaga! Hello, Susi Salvaria. Ayan. Oh, good morning, Sir Glenn. Musta ka na? Okay, medyo masakit ang lalamunan. Yes, Sir Glenn, I was there the whole night. Really? Wawa, nag-review ka talaga. Si Bessie IF, ha? May naka-inkwentro pa na former lawyer. Sen Malenan, hello po. Shout out sa inyo. Ayan. Maraming salamat kay Ma'am Mighty Baisa. Dahil po sa kanyang pa-Gcash kahapon, pinalitan ko na po yung aking salamin. Dahil hindi na ako makakita ng mga comments. So, pinalitan ko yung aking reading glass dahil po yan sa syempre mayroon pong grasya tayo na natanggap kahapon. Ako, Diyos ko Lord, ang ganda pala mag-charity sa sarili. Ay, maraming salamat kay Ma'am Baiti Baisa. O, ayan na. Oo, pinalitan ko na yung aking reading glass. Lawyer nga siya, Sir Glenn, kaso halatang wala sa hulog, kaya ayun. Buenos dias, hola todos. Ayan, Dani Renado, Teresa Viesca, magandang tanghali sa iyo dyan. Ako, nakatulugan niya kita, sorry. Okay lang yan, walang problema. Sino ba naman ang hindi makatulog? Umabot tayo ng 10 oras, more than 10 hours ang live streaming natin. Then what I did is, nireview ko. Uy, balita ako mag-hunger strike. Balita ako mag-hunger strike daw si Lorin Badoy at saka si Juan, si Ka-Eric sa loob ng... sa loob ng kanilang kulungan, pwede ba yon? Kung mag-hunger strike sila, edi pag namatay sila doon, ano, isisisi nila sa gobyerno? Ay, dapat kumain si ano, sa bagay, hindi naman din yun, pareho man silang mga matataba, di ba? So, palareho lang naman sila mga malalaki ang katawan, so ano yon, di ba? Diba? Oy, napansin niyo yung aking, napansin niyo yung aking, actually, kanina pa, pumunta ako ng Juan, pumunta ako ng City, o, hayaan muna natin yung topics natin. Pumunta ako ng city and then nagpa-check up ako ng aking mata. Dahil sa nagbigay po si Mamayti Baisa kagabi, nagulat ako, nagbigay siya ng 1,000 pesos sa aking GCash, o, di ba? Oo, so nagbigay siya, nagulat ako kasi naawa daw sila sa akin ng asawa niya kasi ilang beses na nabalik-balik, hindi pa natapos yung live streaming ko. Pero grabe, kahapon, wala akong breakfast, wala akong lunch, wala akong dinner, wala akong merienda. Tuloy-tuloy. Naku, Diyos ko, grabe. Aha, hindi mag-strike sila. Sino magugutom? Mag-hunger strike daw sila. Balita ko, mag-hunger strike daw sila. Alam mo, si Ka-Eric talaga, no? Rebelde talaga yung galawan niya. Imagine, oh, tinawag niyang kangaroo court, kangaroo court, kangaroo court. Wala. Andiyan pa rin sa kanya yung prinsipyo ng huwad na New People's Army. Grabe ang kanilang diversion, di ba? Kinakalaban nila ang New People's Army,
pero yung galawan nila sobra pa sa mga rebelde. Kung maka-red tag sila, di ba? And then, alam mo ngayon, nakakatawa, sabi ni Panelo, wag daw idamay, okay, ang SMNI sa mga pahayag ng Angkor. So, ibig sabihin, nilaglag ni, ano, ni Panelo, ang si Eric at saka si Badoy. Simple lang naman ang logic, di ba? Ginamit ang SMNI na platform para kuno sa kanilang pakikiisa sa gobyerno, labanan ang mga New People's Army, yung mga CPP and PANDF. Pero, hindi po naaang sa batas ang proseso. Correct? O, ang NTFL-CAC na sinasabi nila ng red tag, kung sino-sino na lang, wala naman silang inasunto. Wala naman silang inasunto, di ba? O, galit sila sa mga NPA pero pro-China sila. Correct, wala nga silang ano eh, comment eh. Teresa Piesca, maraming salamat. So please share our life para ganahan naman si Sir, no? Nilaglag Sir Glenn kasi no choice sila. Gawa ng nakasalalay ang prangkisa nila. Hindi, kahit na ano pa man, the congressman will what you call decide according to their conscience. Yung sinasabi ni ano, sinasabi ni ay ito pa ang maganda ha. Maganda tong topic natin ngayon, okay? Sinasabi ko nga sa inyo, yung ating ano, itong ating live streaming ay iba ang format sa mga ibang mga vlogger. No? Iba. Ganito 'yan. Walang nakuhang suporta sa pahayag, no, ni DP Sara. Wala siya nakuhang suporta sa kamera. Even though si Coco Pimentel, anong sabi ni Coco Pimentel? Ha? Totoo kaya yung nakikipag-tie up sila sa China? Ang nakikipag-tie up sila sa China ay yung kingdom, yung parang foundation. Yun ang sinasabi nila. Sinabi po yan ng ano eh, sinabi po yan ni Attorney Tolentino, hindi po daw SMNI ang nakikipag-tie up sa China, kundi yung kanilang foundation. Yung isang, ano, Kingdom Jesus Christ Foundation ba yun? I am not mistaken. I am uncertain. Hindi ko alam paano yung correct na organizations nila na naka-tie up sa China. Inamin naman nila yun eh. Pero yung SMNI, wala tayong pruweba kung nag-tie up sila sa China. And that will be discovered sa ano, sa susunod na mga hearing. Okay? Lady in Red, maraming salamat ha. Then ang hirap na sa BP natin. Sana siya nagsalita. Gusto nila what we call this. Gusto nila, nakalimutan ko, dinilit ni ma'am. Morning sa lahat, sabi ni Victima 147. Okay, antayin natin yung next hearing. Tama yun siya, best CIF. Antayin natin yung next hearing. Be Adventure, good morning. Shout out sa inyong lahat. Okay. Dakila Fox, yoho. Good afternoon. Hello, good afternoon, Dakila Fox. 19 yan yung like, pero 40 na yung nanonood. So please share. So itong ano natin, itong nangyayari kahapon, in-underestimate kasi nila yung kakayahan ng Kongreso. Diba? Puro na lang sila sinasabi na pera ng bayan yan, bla 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 bla. Hindi ganun ang way. Mali yun. Kaya nga nakukuryente eh. Titingnan mo ngayon si Panelo, sabi wag daw idamay ang pahayag ng wag daw idamay ang SMNI sa pahayag ng mga angkor. Hello, 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 Lola Sungit, Jillian Yu, ayan, Miss Esteban ako, shout out. Oh, imagine. Sino yung hindi napagod kagabi? Grabe, no? Until you imagine, ha? Ganito ako magsakripisyo kay para magdami ang aking sweldo sa YouTube. Okay, Miss Esteban ako from BSCIF. Tapos lumabas si Ka-Eric, di ba? Lumabas si Ka-Eric ganun. Kangaroo court, wala. Alam mo, nagbalik ka ng loob sa gobyerno eh. Tinanggap ka ng maayos. Kung halimbawa, binipisyaro pa ng amnesty, punta tayo sa amnesty ha. Kasi si Sara Duterte nga binara sa Kongreso eh. Di ba? Dahil sa kanyang pahayag. Kahit kasi Senator JBRC ito, dapat kinausap niyang Pangulo. Kung si Roque naman, tahimik daw si Sara Duterte sa West Philippine Sea dahil nirespeto niyang foreign policy ni PBBM. May karapatan daw siyang mag-ano ngayon sa amnistiya dahil
Pilipino ang nakasaano doon. Ako, katangahan, walang kwenta na reason eh. Shout out sa lahat ng mga Tarugo Party List, ha? Shout out sa lahat ng Tarugo Amnesty Party List, sabi ni Simply Jokes Vlog. Oh, nag-mistulang in PH siya. Sa totoo lang, nag-mistula. Ay, Ma'am Miss Esteban, maraming salamat pala doon sa binigay mo. Dinagdag ko na lang 'yon sa binigay ni Ma'am IT Baisa para magkaroon ako ng bagong salamin. Kasi hindi man ako nakapunta ng Davao. Hindi ako natuloy ng Davao. So, yung binigay mo sa akin, 'yon, dinagdag ko na lang 'yon sa binigay ni Ma'am IT Baisa plus para na magkaroon ako ng panibagong salamin. Actually, para maging mag-ano-ano naman yung aking mata. Kasi na-expired na tong salamin ko. So, inuna ko lang. Naghanap ako ng microphone kanina. Wala akong makitang microphone na pang vlogging. Yung kinakabit lang dito. Okay? Yung kinakabit dito, wala akong nakita. Gusto ko sana magkaroon ako ng ganun. Wala eh. Sabi ko, instead na ganun yung bilhin ko, ano ko na lang yung salamin ko na lang. No? Kasi pagkuan medyo ano yung aking mata. Kaya may nagpa-Gcash man si Ma'am IT Baisa kagabi. Gabi na. So kinuha ko and then nagpaano na lang din ako. Nagpasalamin na lang ako. Gcash man ang binaya doon sa salamin. Si wala mang cash. O di Gcash na lang. So ayan. Online ka tumingin, Sir Glenn, madami yan. Matakot kasi ako mag-order sa online kasi alam mo, nasayangan nga ako doon sa binigay ni Kadong sa akin na ano na nakuan na V8. Kaya pala pag magla-live ako gamit yung V8 ko, nagasagarak siya, yun pala nasunog. So ging paayos ko, hindi na talaga madisponeran, pangit nakuan na talaga siya. Kasi imagine ba naman, sino ba naman ang hindi masira? Tang ilang oras ang live ko? Noon, tag-tatlong oras, apat na oras, limang oras. Diba? So, nasunog siguro. So, sabi ko, maghanap na lang ako ng microphone na ikabit ko dito sa aking kwan. Ikabit ko dito sa aking computer. Oo. Then, sa next ko na naman na project ko, charity sa sarili ko, ang next ko naman na charity sa sarili ko, pag mayroon na namang makalikom, namang may pag-Gcash na naman dyan, ang gagawin ko naman is ipa-overhaul, reformat itong aking personal computer. Kasi ano ito eh, gamit ko personal computer. Yan. Online ka to. Kaya wala akong ano sa mga online-online kaya hindi ko alam yung mga technicalities doon. Kung ikabit ba yan sa cellphone or ikabit ba kung saan ba ikabit. Kasi gusto ko yung kay Badong Aratilis na ginagamit. Yung ginaganyan-ganyan ni Badong Para hindi ako mag-exert masyado ng effort. Yan. Okay? So yung ginagawa kasi ni Ka Eric, 'di ba? Ang masasabi ko lang, pag ikaw ay rebel returnee, nabigyan ka siguro ng amnestia or whatsoever. Hindi ka maganoon hasta sa gobyerno. Gobyerno na kinakalaban mo, gobyerno. Nung bumalik kayo sa gobyerno, tinanggap kayo ng maayos. Ewan ko kung tinanggap kayo ng maayos kasi lumitaw ka lang sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Despite sa mga alingas-ngas, 'di ba? Dapat kayo na mga rebel returnee, binigyan kayo ng pagkakataon ng gobyerno tapos ngayon kakalabanin yung gobyerno. Tapos ang informant ninyo nagtatrabaho din sa gobyerno. Ano 'yan? Sige daw, ipaliwanag niyo daw sa amin 'yan ng mga kababayan. Then mag-aakto kayo na parang hero kayo, parang bayani kayo. Tingnan mo nga si Sara Duterte nalilihis na ng landas eh. Tingnan mo, wala siyang nakuhang suporta sa kamera. Dahil tingnan mo, most of the political party leaders sa kamera, Ma'am Gima Garais, hindi naman ako si Sir Top 1. Ang layo-layo ko naman, Ma'am Garais, kay Sir Top 1. Ako po ay si Munting Tinig. Ako po ay si Sir Glenn. Ako, parang magtampo naman ako nito sa iyo, Ma'am Gima Garais. Katagal-tagal ka nang nanonood sa akin, tapos si Top 1 pa rin ang iniisip mo. Parang magtatampo na ako dito. Imagine, 10 oras ako nag-live sa isang araw. 5 oras, 4 na oras, 3 oras. Yun pala yung nakikita mo sa pagkatao ko, si Sir Top 1. Ohoy! Mahiya naman ako na ano? Mahiya naman ako na ipag-kumpara ninyo ako kay Sir Top 1? Naku, Diyos ko, maraming salamat. Maraming salamat kasi nakikita nyo si Top 1 sa pagkatao ko. Alam mo, Ma'am Gemma Garais, ano talaga akong pakiramdam ko. Masama yung pakiramdam ko kasi
nagbibigay ako dito ng effort, ma'am. Diba? Alam ko mahal ninyo ako, pero iba pala yung mga iniisip ninyo. Sakit talaga, ma'am, sa pagramdam ba? Parang nadudurog yung puso ko ba? Kasi, imagine, matagal na tayo dito magkasama. Si Top 1 pa rin ang iniisip nyo. Alam ko na galing si Top 1. Hindi ko kaya si Top 1 tapatan. Pero, naman, isipin nyo naman si Sir Glenn. Naku, Diyos ko, Lord Santissima. Di hamak na mas gwapo yung si Top 1 kaysa sa akin. Hindi, oo, naku, Diyos ko, makaiyak naman ako niyan, mami. Alam mo, ma'am, grabe ang hirap ko pagkatapos nyo. Si Top 1 lang pala yung iniisip mo. Grabe naman kayo, ma'am. Andyan pa yung pangalan ko sa GCash. Oh, tingnan nyo. Mahaba lang siguro yung tarugo ko, pero hindi mahaba yung buhok ko para pagkamalan nyo ako na si Sir Top 1. Ay, charot! Ay, alam mo ba? Ay, alam mo, ano ba ako? Minsan napagkalaman akong si Dante Maravillas. Minsan napagkamalan akong si Top 1. Minsan si Badong Aratilis. Ay, dapat, Ma'am Jima Garais, magpadala ka sa akin ng GCash, ha? Magpadala ka sa akin ng GCash. Bayad sa pagkumpara mo sa mukha ko. Di hamak na mas gwapo. Ang tarugo ko lang ang mahaba. Okay? Ang tarugo ko lang ang mahaba. Hindi po buhok. Si Sir Top 1, mahaba yung kanyang buhok. Diba? Si Ma'am Jima. Ito talaga ito. Sabi ni Chiu Family, good day Glenn, umiinom ka ng sambong. Ilaga mo yan dahon, effective yan sa Katu Clubs. Ma'am Beth, shout out po sa lahat. Magdrama ka din Sir Glenn, gaya niyo. Alam mo, matagal po ako dito ako naglalaro sa kongreso. Kongresman tatay ko. Ginawa ko lang ito dahil sa malaki ang tiwala ko sa kongreso. Mahal ko ang bayan. Don't monopoly the love of our country. Ay, punyeta talaga ito. Pero alam ninyo, sa totoo lang, minsan, alam mo, ma'am, napagkamalan akong si Dante Maravillas. Napagkamalan akong si Sir Top 1. Napagkamalan ako minsan na si Badong Aratilis, si GDB. Sino pa ba kaya? Huwag na naman. Baka sa susunod, mapagkamalan akong si Takeru Miyamoto. Sino ba yung dapat? Baka mamaya si Harry Roque na nga ang pagkakilala niya sa akin. Basta PBBM vlogger, love ko. Ayan, maraming salamat. Daniel Renado, Sir Top 1 siya ang vlogger na in particular kasi bawat vlog niya, parati niyang sinasabi ang salitang in particular. So ako naman, ano na naman ang maramdaman ninyo sa akin? Ano naman ako? Asma, ano tawag ito? Tarugo. kung si Sir Top 1, maalala niyo si Sir Top 1 sa kanyang in particular, maalala niyo ako sa mundo ng vlogging dahil ako ang nagpauso ng tarugo na dapat tumayo para sa gobyerno. Sir Glenn, gayain mo nga si Congressman ako. Do not monopoly the love of our country. Matagal ako sa serbisyo. Hindi mo alam kung ano ang napagdaanan ko. Matagal na akong naglaban sa NPA. That's why do not slit your ass. Hello Warren, Espiritu Santo, amen. Shout out, Asilap Channel, Kajufil Vlog, Focus, Salud. Ano ba yung mga pinagsashout out ni Sir Warren, Espiritu Santo, amen man? Sino yan si ano? Si Kasilap Channel at saka si Jufil Vlog? Nanonood pa yan sila sa atin? Next time gani Warren, kapag i-shout out mo yan sila, i-invite mo yan ha, dapat makita ko siya kasi sayang naman na hindi nila marinig ang munting tinig. Do not monopoly the love of our country. Matagal ako sa serbisyo. Ilang taon ka nung nakikipaglaban ka sa NPA?
Oh, di ba? So, susuga naman ni Jenny Abante. Sa ana naman ni Congressman na Benny Abante. Naku, Diyos ko, Lord. R2 Sensilo, Miguelaw, shout out sa inyo lang. Oh, ikaw ay what do you call this one? Aba, what do you call? Akala ko nga yung maalala nyo sa akin is, thank you, Ma'am Gemma. Ang maalala nyo sa akin, tarugo. Ma'am President Acepcion ni Lobo. Dito kaya sa channel natin na mayagpag ang pagtayo ng tarugo. Di ba? Oh. Hello, hello, hello. Chumay pakainin sila Eric at Badoy ng Mani, Siomay, Siopaw, Lumi, Kopya. Oh, di ba? Kagi kay Erica. Hindi. Hindi sila kakain kasi alam mo, Chio family, parang mag-hunger strike ata sila. Kasi mahal nila yung taong bayan, mahal nila yung anoy. Mahal nila yung Pilipino, mahal nila yung bansa. Wow! Alam mo, sabi ko nga sa atin, no, ang kalayaan, ang karapatan natin ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta-basta na mag-go against tayo sa gobyerno na wala sa lugar. Diba? Oo, we acknowledge that we are the reason why they are there. Pero hindi natin yan binuto yung mga congressman na yan. Lahat sila kasi, yung congressman lang natin, ang binuto natin. E kung halimbawa matino yung congressman natin, idamay sa akusasyon ng mga walang kwentang mga Pilipino, di pre masasaktan tayo. Diba? Pag tinawag na ratin, institution ng kongreso, eh hindi kami papayag. Dahil, oo, may corruption man, hindi na nakamatuwad, pero maganda po ang pamamalakad ng aming congressman. Pero wag nyo sabihin na the most rotten institution ng Congress, ang open book kayo, file ninyo ng kasong graft and corruption, ang alam ninyong mambabatas, senador man yan o congressman. Kasi yung mga sinasabi ninyo, mga open book, rotten, katangahan yan. Sir, si BP Sara, humina ang ratings niya dahil sa kahinaan ng unit team. Eh, paano mahina? Diyos ko Lord, nagmamalaki nga sila, di ba? Tingnan mo yung Department of Education, di ba mataas ang rating? Paano humina? Lumakas nga, di ba? Oh, ngayon, sampal ito sa, alam mo sa totoo lang, ang statement ni Sara Duterte, hindi tumalab sa puso ko. Alam mo kung bakit? Statement yan ng isang politician. Ha? Statement yan ng isang politician. Apo PBBM, makinig ka, bla bla bla, bla bla bla. You know what the statement of Sara Duterte? Isa po yan sa pagmamaliit sa kakayahan ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Can you just imagine, hindi kaya yan masakit sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara, walang sumuporta sa kanya na congressman. Bagkos nagpakita pa ng resolusyon. I think apat na resolusyon ngayon ang nagsusuporta. Political party, leaders sa Kamara ay sumusuporta sa hakbang ng Pangulo na amnesty at peace talks. Ngayon, kung halimbawa failure ang peace talks, edi at least nagsubok ang Marcos administration. Kasi lahat ng presidente gumawa ng peace talks, hindi ibig sabihin na magpasakop tayo sa NPA. Mali yung udilihiya na kapag nagpa-peace talks tayo, tinutolerate natin, binibaby natin ang NPA. Mali po yun. Dapat ang gobyerno ang may kakayahang magpulbos sa mga NPA. Gobyerno din ang may kakayahang gumawa ng paraan upang magbalik loob sila sa gobyerno. Pakinggan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing politikal dahil po hindi po madadala sa dahas at puro lang gera, 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 gera. Lahat ng presidenteng dumaan sumubok sa usapang kapayapaan. Okay? Hindi ibig sabihin na nagpipistoks tayo, magpapaisa ilalim ang gobyerno, magpapakontrol ang gobyerno, magpapauto ang gobyerno sa puwersa na ito. Dahil kapag gobyerno ang gumalaw at hindi igalang ng gobyerno ang human rights, matagal nang napulbos ang mga rebuilding komunista sa ating bansa. Pero hindi mo pwedeng pulbusin pag walang armed struggle. Dapat tandaan, katulad ganyan sa isang bahay, may nanay tayo, may tatay tayo, may mga kapatid tayo. Iba't iba ang prinsipyo at saka ideologiya. Ibang paniniwala ang political, spiritual, mental at kung ano pang aspeto sa ating buhay. Itong mga New People's Army, may pinaglalaban silang political, may mamamatay tao din sila, unang gugulo lang sila sa gobyerno. Yan po ay timbangin ng ating
leader. Timbangin ng ating Pangulo. Timbangin ng gobyerno na ito. So, hindi ibig sabihin na kapag nakikipag-usap tayo sa mga makakaliwang grupo, hinahayaan nating sakupin sila. Okay? Kasi kung hinahayaang sakupin sila, panahon pa ni Apo Lakay, sila na komunista na dapat tayo. Pero hindi po niyakap yun eh. Alam niyo mga kababayan, tayo, gobyerno, ang may kakayahang pulbusin ang lahat ng mga armed terrorist group in our country. Pero andyan nakaano ang international human rights. Merong Geneva Convention, may international law of war, may human rights. Andyan nakaabang ang United Nations, European Union. Ano pala ang gusto ninyo? Hindi tayo mag-peace talks, pulbusin natin, girahin natin ang kapwa natin Pilipino. Ngayon, ikaw, Vice President Sara Duterte, nakikiusap ka sa mahal na Pangulo to the expense of the Filipino people. But you don't realize that your father also have an amnesty program. Binigyan ng Amnesty for Redemption ang isang nagpatay ng ating kababayan. Binigyan ng pardon at parol itong Gloria Macapagal Arroyo. Ruben Padilla, sino pa ba dyan? Kaya huwag kayong magbalat kayo. Ha? Huwag kayong magbalat sibuyas. You undermining the president. Ha? You are undermining the president. Hindi po lahat bala ang katapat ng kapwa natin Pilipinong nagre-rebelde sa gobyerno. Gawin nyo, ubusin nyo, patay ang lahat ng kalaban ng gobyerno pag kayo ang makaupo without minding the international humanitarian rights or international human rights, without minding and thinking those negative feedbacks from the international community. Pero itong Marcos administration, wherein you are part of this, you condemn, di ba? Nagmakaawa, para nagkumingi kayo ng simpatiya sa mga Pilipino. You divide the Filipino people instead of supporting the president. They have already an option to support your political claim. That is one way of dividing our country, Madam Vice President. Hello. Good evening. At aho, palsabi si Nituto Bastos daw ang Kongreso at testigo. Okay? Sabi ni Chow Family, Miss Esteban to Ma'am Lorena. Hello, Ma'am Lorena Brown. Good morning. Shout out. Oh, ganun yun eh. Kaya tingnan nyo guys. Sabi ni Renato Bila, bakit Pilipino kapwa Pilipino ang naglalaban-laban na dyan na ang mga chikwa? Girahin na tayo. Tanungin natin Renato Villases. Ha? Remember ang administrasyon, hindi na po mang-aaway yan. Administrasyon ang inaaway. Dahil, alam mo, sabi nga ni Congressman ni Senator JB Hercito, bakit hindi na lang kinausap ni Sara Duterte ang Pangulo? Bakit nag-pronouncement ba siya? Nag-pronounce pa siya? Gumawa pa siya ng speech sa publiko? And that particular speech is undermining clear manifestations that she undermined the decision of the president na makipag-usap, makipag-peace talks at bigyan ng amnesty. Remember, kailangan pa yan ng tinatawag na guidance ng Congress, yung amnesty na yan. Pero ito ay good development dahil walang kumontra sa amnesty program and at the same time peace talks ni PBBM. Lahat ng congressman nagkaisa. At even though Coco Pimentel, who sometimes critical to the administration, but he uttered positive response to the action or the move of the president to give amnesty to those who have political stand and at the same time peace talks. We need always open communication. Kung sa panahon ni Duterte, bumukas ang usapang pangkapayapaan, nagbigay ng amnestiya, most of the president. Bakit hindi nyo balikan yun
bakit sa panahon ngayon ni PBBM, pwersahin ninyo siyang maniwala sa inyo na ang pakikipag-usap sa mga rebelde, CPPNT, ENDF, ay makipag-usap sa demonyo. Ganon kayo magtingin sa kapwa ninyo Pilipino? Ako, very positive ako, kung hindi man nag-successful ang peace talks, challenge na to sa CPPNT, ENDF, na magiging what we call dissincere sila. Diba? Tapos sabihin nila, ang tibay, ang powerful ng statement. Alam mo, sa totoo lang, kaduwagan ang statement ni Sara Duterte. Hindi po pagpapakita ng katapangan niyo. Ang katapangan ni PBBM ay ang pag-unawa sa lahat-lahat. Why not open a dialogue? Much better na ang gobyerno ang mag-reach out. Sa bagay, kayo man talaga, basta kalaban niyo, forever kalaban niyo talaga. Kaya mga Duterte Real supporters, kag gusto nyong sirain, sirain nyo talaga. Don't you know, Duterte Real supporters, you are a modern new people's army in our society at this point of time. Mas masahol pa kayo sa CPP and PANDF. Mas masahol pa kayo sa mga hindi makaunawa. You are undermining the level of wisdom put by President sa programa ng Amnesty at saka Peace Talks. Good morning. Naka-recover in PA pag Peace Talks yan noong panahon ng mga nakaraang Pangulo kasi may ceasefire. Ngayon kay PBBM, Peace Talks pero walang ceasefire. Yes! Because you know what? The government is open for Peace Talks. Open for dialogue. Okay? Pag hindi seryoso ang CPPNP, ENDF, nasa kanila ng problema yun. Dito sa Marcos administration, tuloy ang peace talks, walang ceasefire. Paano makarecover ito mga NPA na ito? Sa peace talks, sinasalba natin. Sinasalba natin itong mga naligaw na landas ng ating mga kababayan. Tapos sabihin nila, Roque, sino yung kausapin nyo doon? Patay naman si Juma Season. Hindi nga alam nila kung sino yung kakausapin. Napakatanga naman. Hindi po ang gobyerno katulad ni Eric na nagtatanong na walang tinatanong. Pati ako natanong niya pa bilang taong bayan sa issue ng 1.8 billion. Kasi tama yun. Bago ka muna magtanong, kahit na kani-kanino, bago mo ilabas ang information mo, magtawag ka muna doon sa Congress. Yung speech ni Inday, not hold water. Oh, not hold water? Bakit Pilipino ka pa pili? Oh, nabasa ko na to. Yeah, good point, Sir R. In two sense. Naka-recover ang NPA sa peace talks during sa mga nakaraang administration dahil habang peace talks, tigil ang putukan. Eh ito hindi eh. Habang nagkaroon ng pag-uusap, hindi pwedeng mag-ceasefire. Dahil matalino si PBBM. Kapag mag-ceasefire si PBBM at magkaroon ng peace talks, makorner nila yung gobyerno. Pero ngayon dito, corner ng gobyerno ito. Sige, tuloy. Dahil naniniwala ang gobyerno, pag hindi kayo bumaba, ayun, tutugisin kayo. Bakit? Kung ang gobyerno ni PBBM hindi nagpapahalaga ng human rights at hindi nagpapahalaga sa law of war, nako, matagal nang pinulbos yan. Bakit? May tangkidigira ba ang NPA? Bakit? May Chinook helicopter ba ang NPA? Bakit? Ang NPA may armed forces ba? May arsenal ba? May support ba from international community when it comes to assistance? Kung hindi nga sila mang-extort, dapat yun ang ipaliwanag natin sa tao. Okay? Kaya tingnan mo ngayon, si Sara Duterte, si Sara Duterte ay hindi nakakuha ng suporta sa Congress. Hindi nakakuha ng suporta sa Congress. 64 likers, 92. Maraming salamat. Okay, any comment sa ating topics? Ito pa nasabi dito nila.
Oh. Tapos sabi naman ni ano, SMNI, huwag idamay sa anumang pahayag ng angkor. yan ang stand ni Panelo. Oh, ngayon tingnan mo. Mahinahon na kayo ngayon sa SMNI. Pati yung tono ni Roque, nag-tone down na. Ha? Pati yung tono ng mga... Dahil mataba si Sarah, kahit sinong tumabi sa kanya, lumiliit nga, sabi ni Rico Castanillo. Tingnan mo ngayon, parang maamong tupa ang SMNI, Angkor. Parang mga maamong tupa ang kanilang mga residence guest. Diba? Kasi ano eh, ginagamit nyo ang mga taong bayan na dismayado sa gobyerno para kayo ang magmukhang tama. Diba? Tingnan nyo ang istasyon ninyo. Lahat ng mga agen sa gobyerno nandun. Gusto nila, mapatay na si PBBM. Palitan na si Sarah. I-take over na ni Sarah ang gobyerno. Andyan sa mga sa programa nyo, hindi ba nakikita yan? Hello Eileen, akala ko natigil na dahil lumindol. Buti na panood ko dito sa vlog mo ang continuation kagabi. Oh, siyempre Ma'am Eileen. Oo naman Ma'am Eileen Trinio, 'di ba? Ako pa, hangga't hindi tayo napapagod, hangga't andiyan ang suporta ninyo. Ako nga lumindol. Bumagyo na dito, umulan ng malakas. Pagkatapos, nag-brown out pa. Bumalik pa rin ako because sayang naman na hindi natin makita, hindi ninyo makita. Okay? So yun mga kaibigan, yung statement ni Sara Duterte, sa totoo lang talaga, it is just a manifestation. Minamaliit. Alam mo dapat, Sara Duterte, mag-ano ka, matuto ka ba? Matuto kang kurtesiya ba? Courtesy. Oh, oo nga, nakapangilabot mga sinabi nila against BBM. Tingnan ninyo, anong sabi nila? Dahil na COVID si PBBM, matuluyan na, mamatay na. Diba? Sana hindi na makabangon. Sana magpahinga pa na lang forever. Sa channel nyo yan. Hindi nyo sinusuway. Hindi nyo sinasaway. May violation nga ang SMNI. Bakit hindi sila madadamay? Ano, one is above the law? O anong sabi dito ni Panelo? O. Wag, sabi ni Panelo dito, wag idamay ang SMNI sa anumang pahayag ng angkor. Bagito pa si Sarah sa national politics. Okay, imagine, miyembro ka ng gabinete ng Pangulo. Ano nga sabi ni Roque, di ba? Alaman niya ba't ikusin? Si Ari Roque is an international human rights lawyer yan. Human rights lawyer yan. Human rights advocate yan. Anong sabi ni Roque? Bakit niya babatikusin si Duterte sa war on drugs niya? Appointee siya. So, ang stand ng iyong appointee officer, yun ang ipaglaban mo. Pero, kung taliwas ka na, mag-resign ka na. Katulad ni Sarah. Diba? If you cannot control your temper, if you think that is beneficial to the country, na mangaral ka at mag-lecture ka sa president na bahagi ka ng gabinete, wala kang delikadesa. Wala kang loyalty. Hindi mo iniisip na vice president ka ni PBBM. Oo, given. Given na hindi ka magpadikta, may prinsipyo ka. But in the name of superiority, you have a power because the president give you power and authority. Huwag kang makinig dyan sa mga nakapalibot sa'yo. Kasi okay lang na mag-criticize ka as vice president kung hindi ka miyembro ng gabinete ng ating presidente. And your statement, hindi mo ba pinag-aralan yan? I know if you are the one make your statement or somebody else. But your statement is not,
I don't feel any sincerity of your statement. No? I felt condemnation, undermining the decision of the president. Diba? You don't have any reference. Before PBBM came into office as a president of the Republic of the Philippines, your father offered amnesty and peace talks. Predecessors of your father opened peace talks and amnesty. Predecessor of predecessor and predecessors opened peace talks and at the same time, amnesty. Kung yung sinasabi ninyo makikipag-usap ang gobyerno sa demonyo, naniniwala kayo na wala na silang karapatang magbago? Why Duterte administration accept ka, Eric, at this point of time? Nagmamagaling lang si Inday at nagpapapansin, ngunit hindi niya kayang sagutin si Raul sa hearing. Sayang, abogado pa naman pero mukhang lutang din at immature. So in short, di pa pwede sa president. Oh, halata pang famas ka talaga, Sir Glenn, sabi ni Ayn. Oh, dapat mag-resign na si Sara, puro against ni PBBM ang mga ginagawa. Correct. Why you don't resign to the Department of Secretary and then criticize everything? The moves of the president. Diba? Ay, daig pa nyo si Glenn naka-drugs. Daig pa naka-drugs. Diba? Anong daig? Daig na daig talaga. Oh, diba, Sara Duterte, listen to your conscience. Ginagamit ka lang ng mga tao sa paligid mo. They wanted you to portray as strong presidential candidates and overqualified presidential candidates. No? But in real sense, sa mga tao na kaintindi, you undermining. No? Tingnan mo, mga political leaders sa Kamara, suportado ang amnesty at saka peace talks ni PBBM. Now, if you are against that one, why not talk to the president? Bakit, Inday, tatanggihan ka ba ng presidente? Anong gusto ninyo? Presidente pa ang magbuntot sa inyo? Sobra naman kayong paimportansya. O, mga DDS supporter, gusto ninyo si PBBM ang magsuyo kay Sara dahil pabalik-balik ang sinasabi ni Roque na nagpaubaya, nagbigay si Sara. Feeling na ni Sara ang maging president. Di ba? Kaya sabi ko, anong bang klaseng mga tao ito? Nawala sa hulo ko, ayun. Asa na kaya si Katoto para sa enlighten naman siya kahit abogado host? Eh, huwag na natin doon hanapin, Mrs. Esteban. Kasi, okay naman yung pagpasok niya. Hindi naman niya ako inaaway. Okay naman siya. Diba? Kaya lang, nasabon siya ni Ma'am Lulu, ni Miss, ano, ni BIFs. Sigurado ba tayo na idea ni Sara yung speech niya? Nung tinanong siya ng reporter, ang sabi niya, no comment. Oh, nung tinanong siya, no comment ang sagot. Kaya maramdaman kasi ang tao kung sinseryo ka. For the sake of delikadesa, Inday, if you are against or may agam-agam ka, bakit hindi mo kausapin ang Pangulo? Mag-isang partido lang kayo. Mag-alyansa kayo. Bakit hindi mo kausapin? Sabi ni RN 2 Cents, PBBM don't need Sara when it comes to security matters. PBBM put you Sara in DepEd, not in National Security Advisor, Armed Forces to the Philippines, and Intelligence Agency. So focus ka sa Department of Education.
hindi mo nga makaya yan trabaho mo sa Department of Education, hindi mo nga kayang sulbin, sulbaron or what they call this is solve, bigyan ng solusyon ang mga problema ang kinakaharap nyo dyan. Mag-imbestiga ka about sa controversial na laptop sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat dapat ipakita mo, bigyan mong linaw doon yung mga corruption na nangyayari sa Department of Education. Dapat mag-move on na si VP Sara bago siya maghusga. Alamin niya muna yung tama o mali sa hearing. Parang wala pa namang warring espiritu comment si Sara Duterte sa hearing. Ang comment lang naman ni Sara Duterte doon na ipagtungkol po sa amnesty program at saka peace talks na pakikipag-usap daw di umano sa mga demonyo. Parang doon pa lang siya. Pero dito sa nangyari sa SMNI, parang wala pa naman ako narinig na nag-comment si VP Sara. Bakit ganun si Inday? Laging no comment ang sagot. Playing safe. Di ba noon una gusto ni Sara sa DND? And that's what I heard. No? She is aiming for the position as Department of National Defense Secretary. Inday, parang tarugo, orong sulong. Di alam kung sa pula or sa puti, sabi ni Daddy. Sabi ni Mrs. Esteban, tanong ko lang host ha, hindi ba kaya ni Sara magsalita with heart na walang binabasa? Hindi. Kasi kung kaya niya yun, matagal na. Siguro kaya niya siguro manuntok ng sheriff. At kaya niya siguro ipasok sa utak ng mga Pilipino na mahalaga ang no comment. Mahalaga siguro sa kanya ang no comment. Oh. Diba? So ganun yan mga kaibigan. So nakita natin ang liderato ng kamara, ang mga political leaders sa kamara sinusuportahan. Ang hakbang na ito ni TVBM, yung amnesty program. Sabi ni Rico, dapat tanggalin ni BBM si Sara pag chairman ng National Task Force to End Local Government Corruption. Yeah, ako, I'm waiting for that. Kaya lang, BBM will not fire her. Instead, BBM will wait Sara Duterte to render her resignation as Department of Education Secretary. Kaya sabi ko nga eh, walang problema sa Marcos-Duterte relationship. Ang may problema, itong mga anti-Marcos na DDS. Sir Glenn, madali naman kausap si PBBM. Sir Glenn, bakit po hindi nila inupuan to mag-usap sila ni PBBM? Eh, paepal. Akala niya siguro, ang position niya, mayor pa siya. Or vice mayor pa siya. Kaya pag hindi maganda ang ginagawa ng mayor, magko-comment siya. Ito, presidente na ito. Maganda o hindi man ginagawa ng presidente at gusto mong i-correct, ang gagawin mo ay kausapin mo siya. Most importantly, because the reason is you are a member of his cabinet. You are an appointee. Tapos ngayon, ipakita mong dismayado ka sa desisyon ng appointee officer mo. So it creates problem. It will create problem. So what the Filipino people advise is that resign ka as Department of Education Secretary. You have the right to critique the administration, the entire administration, after resigning as DepEd Secretary. Yun. Pero DepEd Secretary ka, ha? Kasama kayo sa meeting ni PBBM. May executive session kayo. Hindi mo ibulong kung ano yung mga grievances mo sa kung anong pulisiya ng gobyerno. Tapos ang paliwanag ng Leroque, hindi makialam si Sara dahil naniniwala si Sara sa foreign policy ni PBBM. So may right si Sara dito mag-comment sa peace talks dahil Pilipino ang kapwa Pilipino ang mag-uusap dito. Ano yan? Katangahan lang na logic? Sir Glenn, madali naman kausap. Yeah, totoo yan. Yes, resign sa position niya bago siya magkomentaryo.
Kasi ang problema doon, iniisip ng tao, kalaban ka na. Ang iniisip ni PBBM, kakampi ka pa. Then it will create political crisis. Mas mabuti, if you always criticize the action, you know what? The action of the president, the move of the president, relates to the mandate given to him by the Filipino people. If you are not in favor sa pulisiya ng gobyerno or ng leader na nag-appoint sa'yo, eh mag-resign ka. Hindi na nasa gobyerno ka, ang pamamaraan ng gobyerno para tapusin ang long time armed struggle way back 50 years ago, pakikipag-usap. That's what we are doing sa China. Nakikipag-usap tayo kahit alam natin binubuli tayo ng China. Right? O, sa punto na ito ni Sara, hindi pwede Sara Duterte na kung ano ang ayaw mo, sabihin mo sa media. Kasi may nag-aabang na puwersa. Hindi lang mga DDS na mga tanga, kundi mayroon ding mga rebelde at mayroon mga pinklawan at saka dilawan na tanga rin. So maybe that will be an advantage on their part. Ang problema sa inyo, ang mga aliporis na binabalik na nakapag-alyansa na ang kamara sa mga rebelde. Eh samantalang si Ka-Eric dyan sa SMNI nag-upo, nag-lecture tag isa dalawang oras sa kanyang problemang laban para sa bayan, yun pala, bayaran sila. Pasahuran pala sila ng SMNI. Kasi wala man lang silang sponsor. They sa hearing, they cannot divulge or disclose their different sponsors. She, Badoy, is a co-producer. And then she is receiving 25% on the revenue. Why? She don't have any idea about the advertiser company who invested a lot of money for you to promote them during your black time. The money that they acquire from the advertising company will be used also for expansion and upgrading your kung ano-ano man dyan services. Nag-gets ninyo? Oh. Eh, ang problema, in my own understanding, I am not accusing you, but to the best of my ability, I can tell that what you are doing is just simply politicking. Kasi, Vice President Sara Duterte, the context of your statement is you don't really agree or adhere to the principle or to the wisdom behind that amnesty and peace talks. Nakapagtataka na yung tatay mo ay nag-open or nagbukas ng pagkakataon sa gobyerno at mga CPP and PENDF na sinasabing rebel group terrorist, nagbukas ng panahon para mag-usap. And I don't know what's the failure about it. What I don't know what's the reason why it did not flourish. Diba? Hello, Kuya Al. Di ko na kayo maisa-isa. Sabi ni Kuya Ala. Okay, yayo muna tayo sa pang-ekonomiya. Sabi ni Mel Agape, basta sa akin, Sir Glenn, napaka-unprofessional ang ginawa ni ang ating VP sa pag-oppose or pag-criticize nila sa panukala ng ating mat. You know what yung panukala na amnesty? Pipirmahan pa yan ng Kongreso. Aanuhin pa yan, titingnan pa yan ng Congress. Patingnan mo the Congress support. The Congress of the people composed of different political parties. That's the reason why the leaders of different political parties in the House of Representatives passed a resolution to support the amnesty and assuming the resumption of peace talks. Tama? Kung gusto mo lang naman, Sara Duterte, na ipakita para hindi ka masaktan palagi at aisip mo mali ang ginagawa ng Pangulo, why you are in the cabinet at this point of time? Resign as Department of Education and then any time of the day, you can criticize just like what Leni Robredo did. She always criticized Duterte. Now, if you are really sincere enough, yung sinasabi ninyong laban para sa bayan, para sa mga kababayan, na sinasabi po ninyo na Mr. Apo PBBM, listen to the Filipino people, ganito yung kanilang ano, no? Pang drama lang yun. And I don't really, ano, tawag nito?
I can feel sincerity of your message. Pinagtatawanan ka pa ng mga may alam. Membro ka ng gabinete, you are not only the Vice President, Vice President Sara. No? Naging functional ka, you enjoy the trust and confidence of the President, kahit sabihin pa ng alipuris ninyo na alipuris ninyo na nagbigay si Sara dahil naniniwala siya kay PBBM. Tapos doon pa kanina sa programa ni nila Harry Admar, ni MJ Mondihar, dyan sa SMNI, parang binabalik ko na PBBM will not sleep with the enemies. Pero hindi nyo tinitingnan si Senator Aimee, oh, kinakalaban ng mga DDS, hindi po iniwong, hindi po iniwan si Sara. Si Senator Aimee, dahil sabi ninyo si PBBM will not sleep with the enemies. You know what? Mga taga-SMNI, Sara Duterte, listen. Okay? Kung balikan ninyo ang kasaysayan, lahat ng presidente na dumaan sa atin ay nag-offer ng peace talks at syempre nagbibigay din ng amnesty. Diba? Tapos sabi, oy, Simply Tokis Vlog, anong listen to the Filipino people? O siya man lang yan. Diba? Ikaw lang nagsasalita, you appeal to the president and then you are making excuses na para sa Filipino people. The House of the People had spoken. They gave their blessing to the amnesty program and the resumption of peace talks. Mga kababayan, walang mawala sa atin kung makikipag-usap tayo sa kalaban ng ating pamahalaan na walang iba kapwa din natin Pilipino. Okay? Hindi big sabihin na nag-offer ng peace talks ng gobyerno, papasailalim tayo, and we want to well control the government. Buhan yun at tangahan yun. Sabi ko nga kanina, sabi ni RN Two Cents, this peace talks is different. Why? From the previous administration, they offered peace talks to the rebel group, but they stopped war. Kaya mayroong ceasefire. Habang nagsisisfire, may peace talks. Ito, kaibahan ito. Sige, mag-usap tayo, pero hindi namin itutuloy ang war namin laban sa inyo. Okay? Walang ceasefire na mangyayari dito sa Marcos administration. Kasi, kapag i-ceasefire mo yan, kaya ng mga desisyon ng ibang pangulo noon na dumaan, katulad ng tatay mo, di ba, habang patuloy ang peace talks, nagkakaroon ng ceasefire. So, nagre-regroup na. Habang patuloy, o di ba katangahan yung na strategy? O ito kaibahan? Hindi nagkaroon ng ceasefire, tuloy-tuloy ang paglaban sa mga NPA, pero tuloy-tuloy din, pero binuksan ang usaping pagkakataan. Ang gobyerno na ngayon, see, then, the history will judge into what extent this administration extend their heart, their hand to the CPP. ENDF. No? Di ko na-feel. Yung iba, hindi rin naka-feel. Kasi, kaipokrituhan, walang delikadesa, and undermining the president. Diba? Undermining the president. And it's so shocking to me as an ordinary Filipino who supported both of you. Why I voted you? Because of PBM. Because I am not a Duterte loyalist. I am a Marcos loyalist. That is the reason why whatever trust and confidence, okay, na binigay ko kay PBBM, binigay ko din sa iyo as an ordinary Filipino. Okay? If you oppose, if you are doubted, if you are doubtful to the policy of the president, why talk to him? Pero ang ginawa mo, nangangapa ka kung may suporta ka na makukuha sa taong bayan. E paano? Ang Kongreso nagkaisa. Open sila sa peace talks, open sila sa amnesty. Tatay mo, pinalaya si Gloria Macapagal-Arroyo. Tatay mo, pinardon si Robin Padilla.
tatay mo nagkaroon ng amnesty of redemption, yung isang Amerikano na nagkitil ng buhay ng ating mga kababayan. Ha? Sa panahon ng tatay mo, nagkaroon ng pistols. Ano pala yung mga terorista na kinausap ng tatay mo? Yung mga terorista na pinabalik ng tatay mo sa gobyerno sa pamamagitan ng amnesty program. Mga santo ba yon? So ngayon, yung rebelde na kausapin ng PBBM administration, ng Marcos administration, mga demonyo na. So yung mga terorista, ha, yung mga membro ng terorista ang pinanghinalaan ninyo na mga NPA or whatsoever, binigyan pa ng ano. Kasi ang reason ni Roque eh, binigyan ng pwesto o pinagkatiwalaan pero hindi nag-prosper. Nag-traidor pa rin. So, kaya hanggang traidor na ang tingin ninyo. Ibahin ninyo ang style ng Marcos administration. Iba ang style ni Rodrigo Roa Duterte. And much more, iba yung style ninyo kapag kayo na ang maging pangulo. Pero for the sake of delicadeza, respect, dapat, bago ka magsalita sa media, nag-express ng discontentment mo, condemnation mo, and then you appeal to the president for him to listen to your appeal, dinaan mo sa public. So tingnan mo, pinagpipiestahan ngayon ng mga political analyst na, at mga vlogger na mga bobo. I'm very sorry. Hello, Leo. Shout out. Bigyan ng chupon si Sarah yung lang ang expertise niyang gamitin. O, sabi ni Danny, sabi ni Chu Family, baka napulbusan si panelo ng SMNI. Eh, tingnan mo, medyo mellow na yung kanilang tono. Bumibira pa rin. Katulad na ni Admar, bumibira yung host. Si Badoy nga na baray. Binara ni Benny Abante. Binara ni ako. Oh, do not monopolize the love of our country. Oh, ikaw, kayo mga angkor dyan sa SMNI, yung pagmamahal nyo ba sa bayan? Tingnan mo yung mga congressman natin, mga retiree yan, oh. Retiree sa kapulisan. Oh. Yung iba dyan, veterano. Oh. Matagal yan nakikipaglaban sa kalaban ng gobyerno. Tapos ngayon, sumulpot kayo, sirain nyo ang kongreso na sabi ninyo nirerespeto nyo. Paano nyo nirerespeto ang isang rotten institution? Aber, naniniwala kayo kay Rodrigo Roa Duterte. Nakisabay kayo sa panawagan ni Digong na open book, open book. Tapos, andyan sa hearing, sasabihin ninyo, you respect and you are now acknowledging, appealing the Congress in order for you to be acknowledged as their partner. What is your personal vested interest? What are your personal vested interests of saying that you, what they call this, you admire and you respect the Congress, then you didn't do anything about the statement of Rodrigo Roa Duterte that the Congress is the most rotten institution? That is a hypocrisy. You are such a hypocrite. Dapat muna kasi talungin muna, Ms. Aramao, ang gusto ni PBBM kung magkakaroon ng improvement. Yung tatay niya din nag-amnesty at marami tayong may tawag ito, nag-reconcile sa mga NPA. Hindi ko namin nga alam kung paano sumuko si Eric. Eh. Oh, ngayon, di ba tahimik? Nasaan na yung mga formal cadre? Former cadre ng NPA na kasama ni Ka-Eric, nasaan na sila ngayon? Di ba tahimik na? Anong listen to the people? Sabi ni Simply Talk is vlog. Asia man lang yun. Correct. George Rizal, Sara Duterte, resign now. No? Sabi ni Eva Santos, good PM sa lahat. Sushi Salabaria, I love the way you are, Sylvia. Thank you very much, ma'am. Ma'am Sushi, thank you for that recommendation. Evelyn Cura, good noon. Okay, good noon din kay Arlene Tubias, kay Jobeline Style. Shout out everyone. Thumbs up dancer Glenn. Another 10 hours LS.
hindi na, no? Good morning, mga kababayan. So watching from Hong Kong or good noon. Rabi po ni Jovelyn Aniban. Yan ang problema sa inyo eh. Hindi nyo nakikita. Hindi nakikita ng mga Duterte the Hard supporters that they are now totally destroying the Duterte's power in politics. See? Napuno ng Congress kasi. Batikos kayo ng batikos. Naturals. Hindi kaya basta-basta yung mga congressman na pinaparatangan ninyong kurakot dyan. Eh kung ako, ang congressman ko, ayaw kong maniwala na kurakot ang congressman ko na damay po dyan. Because sabihin ninyo, the most rotten institution in the country, nakikisabay kayo. Kung ano yung mga intriga sinasabayan ninyo dahil sa inyong mga malisyosong utak. Isipin nyo ba naman, nakipag-alyansa na si Speaker Martin Romualdez sa mga makakaliwa. Anong tingin nyo kay Speaker Martin abnormal? Kung may makuhang benepisyo si Speaker Martin Romualdez dyan sa mga makakaliwa, eh bakit pa siya naging speaker? Di ba dapat noon sinuportahan na niya yun? Instead, patakbuhin si Sara Duterte as Vice President. Tanggapin si Sara as Vice President. Di sana nagpatakbo na lang sila ng rebelde. Dahil hindi pa niya isip yun noon na may aliansa si Speaker at saka sa mga rebelde. O, sinong nilalaso niyo dyan? Taong bayan. Babawi niyo pa ba yan? O, tingnan ninyo anong ginawa ni Kay Eric sa hearing. Bastos. Hindi niya alam na ang Kongreso na tinatawag nilang corrupt or whatsoever, regardless of any terminology, the Congress will fight the rights. You accuse the Congress, then the Congress will answer it in a proper forum. Kasi hindi po chismoso ang Kongreso katulad po ninyo. Why not invite the congressman to your program? Diba? And why in the first place call the Congress office or the House of Representatives and then ask questions regarding the issues that you acquire, that you gather through intelligence or whatsoever, through resources or whatsoever? Asa ka nakikita ang makabayan? Akala mo maging bayani kayo kapag mamatay kayo na hindi niyo sinasabi ang katotohanan? Hindi kayo magiging bayani. Akala ninyo yung pagkasabi ninyong kangaroo court, yung sinasabi ninyo, it will not qualify all of you to become a hero of this country. Pero ang mga bobo, wow, bagong bayani, Eric Santos for senador, mananalo ka, bla 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 bla. Kayo, huwag niyong gawin yan. Kasi lalaki ang ulo niyan ni what you call this. O yan ang maalala niyo sa akin. Lalaki ang ulo ni Eric niyan. Imagine dating kadre, naluyan na kayo sa kanya dahil the way he speak. Mas binili niyang mag-sacrificial lamb kaysa madamay. Mga amo niya, tingin ko diinhan di totoo na meron source yun. Mukhang kinumpasan lang para siraan si Speaker Martin at galuhin ang Senado at Kongreso. Definitely. That's another angle. No? Akala ninyo kasi, paano kasi SMNI? Akala ninyo mga DDS supporter at SMNI, alam ninyo yan na ginawang pugad ang SMNI para pabagsakin o sirain ang kung gustong sirain. That is the reason why your station receive a lot of complaint from NTC, from MTRCB, from Kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas because you didn't do anything despite of the reality na meron kayong grievance committee. Now the Congress asked documents from the grievance whether you apprehended or you punished or you may give a lesson to those offenders in your stations
without adhering the principle stated in the code of ethics of being a good journalist. No. Pag si Sarah magpa-president, mangamuti ang bansa natin. Sabi ni Eileen Trenyo. Sobra. Emilia Agustin, good noon. Ayan, na-late lang ng like ako. Maraming salamat. 110 na po yung ating likes. Thank you. Kagabi, nung nakikita ko sa hearing, kumbaga, believe na believe ang SMNI kay Ka-Eric. Because SMNI think that Ka-Eric is their assets. Okay? Kasi lumaki yung ulo nila kasi palaging sinasabi na kasama mo kami, Ka-Eric, sa laban ng bayan. Truth that matters. Diba? Yun ang palaging sinasabi. And then pinagmamalaki ng mga taong naniniwala sa inyo that because of SMNI, blah, 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 dyan lumaki ang ulo ninyo. Hanggang sa dumating yung point that you don't know already how to value your responsibility to take good care the image of your franchise. You forgot to realize that. Because you are overwhelmed by the support of the Filipino people to the vice president, manifested. Sa numero. Good morning. Ega, wait lang ha. Tigasin. Wait lang. Okay. Daming tambalos-los, sabi ni Ricardo Baron. Tambalos-los? Oh, huwag niyong i-delete ito ha. Natural, Ricardo Baron. Kung may utak ka, marami kami dito. Tawagin mo na lahat ng mga bumabatikos kay Sara Duterte na tambalos-los. Ikaw ano ka? Wala ka tarugo? Anong halaga ng ganyan? Ano to? Sinusuka na si Duterte. Ano to? Wala na sumusuporta sa kanya sa Kongreso. Ano to? Ang lakas ng loob mong pumunta tapos sabing Ricardo Baron. Daming tambalos-los pero nag-iisa lang na alinga nga si Sara nagpagamit sa mga kampi niya. Diba? Hello? Paano ang taong bayan mag-adjust sa inyo? Eh, mga rebelde na nga kayo eh. DDS ha? Daming tambalusos, natural. Channel to ng loyalista. Bakit nandito ka? Oh, no more Duterte please. At lahat ng minions nila, maawa kayo sa bansa namin. Sabi ni Mernag Gonzalo. Wow, ah. Masabi mo kaya yan sa munting tinig kung may itsura ka dyan? Yan ang problema sa inyo. Si Sara Duterte nagpauso ng tambaluslos. Naniwala naman kayo? Tingnan ninyo lahat ng sumusuporta kay Sara, mga NPA.
Ha? Front lang yung pakikipaglaban sa mga NPA. But in real sense, kasama nyo yan sa EDSA pag mag-wilga kayo. Weh! Diba? Yan yung mga utak nyong mga nalason. Tingnan mo si Sara Duterte, hindi na makapunction ng maganda. Ha? Nagkakaandagaga na. Maraming tambalusos pag ganyan-ganyan ka pa. Ganyan din ang sign namin dati. Oh, mga DDS, ganyan din ang sign namin. Sinusuka na namin ngayon yan. Dahil tingnan mo, mga Duterte, wala namang pakinabang ngayon eh. Kahit noon pa, wala namang pakinabang. Kapwa Pilipino, patayin. Bayarang vlogger, walang kadala-dala. Ay, abaw, Ginoo ko, Lord Santissima Trinidad. May bayad na naman ako! Sana nga, totoo! Tali-talinuhan si Saramao, puro rely lang naman sa idiot board. Lagi nagbabasa ng speech niya. Correct. Oh, bagong panganak lang si Bongo Julius Wotwot, November 23. Ahoy! Bayar! Nasisaryan siguro yan siya ni Inday Sara ay. No? Ayaw na Sarimao sa local communist. Gusto niya foreign communist like China. Kapdong, good morning sa lahat ha. Pwede ba? Talin-talinuhan nyo naman pag pumasok kayo dito. Bakit ba talaga bayaran ako? Bakit talaga bayaran ang tingin nyo sa akin? Diyos ko patawara, Santissima. Bayaran ang tingin sa akin na wala ganit may nagpalipa dito. Wala nga may nagbigay sa akin. 10 oras ako nag-alive. Tapos sabihin nyo, bayaran pa ako. My God, patawara, Santissima. Josie Kaasi ng Melbourne, Australia. Alam nyo, ang totoo talaga na bayaran, ang mga Duterte, the hard supporters ng mga vlogger, yan ang totoo. Nagseminar pa sa China yung iba. Scholar pa ng China yung iba. Oh, kami hindi kami scholar ng China. Ha? Hindi kami political blogger na magsuporta kay ISCO, magsuporta kay PBBM, magsuporta kay Sara, bla 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 bla. We are only Marcos. Wala na bang mas matibay pa na ano dyan? Mga what you call this na mga argument? Pinangalanan pa nga ni ano eh, ni Senator JB Ejercito, no? Na mayroong 7 million pang budget. Tapos ngayon sasabihin nyo, bayalang vlogger, walang kadala-dala. Wow! Kung bayarang vlogger ako, magtiis ba ako dito sa computer ko na nag-lag? Tingnan ninyo ang itsura ko dyan pag nag-live ako. Why cannot I improve my studio? Alam ninyo, ang kung gusto nyo ipagtanggol si Sara, gusto nyo ipagtanggol si Ka-Eric, si Badoy, ang SMNI, talitalinuhan ninyo kasi unang-una, kahit wala kayong mga mukha, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Kaya nga napagsabihan kayo mga bobo kasi pumasok kayo sa live streaming, bayaran ka agad. Wala lang kayo magkamali tanungin si Miss Confidential Funds 2023 at sigurado ang saglit nyo ay no comment. Oo. Sabi ni Tuda Analisa, lahat tayo volunteer para sa bayan. School Lord, Santissima Trinidad. Mawa naman kayo mga DDS sa mga sarili ninyo. Dahil sa sobrang believe ninyo sa mga Duterte, yung mga nagsasalita laban sa kanilang kaipokrituhan, sa kanilang pamumuno, na kung tutusin, wala naman sanang problema tayo, kung maayos lamang ang mga supporter ni Sara at mga Duterte, hindi na sana inaaway ang mga kaalyado ng gobyerno ni Pangulong PBBM, tingnan mo na galing-galingan si Sara. Ano bang kakayahan ni Sara? Galing sa inyong pwersa, magrevolusyon kayo, mag-people power kayo.
mangkudita kayo, mga Duterte Dad supporters, para lang naiupo ninyo si Sara. Yan ang sandala ninyo. Huwag nyo kong pandaran-andaran. Alam mo, sa totoo lang, ganito lang yan. May mga vlogger nga dito nga nakaapasok sa channel ko. Antay Marcos, di nga ako sinasabihang bayaran. Basta kasi mga DDS, tanga, no? O di ba? Wala silang magandang komento hanggang pamimerso na lang. So wala niyang alam. Alam mo, sa totoo lang, puro langaw yung utak nyo. Tanungin nyo to kay Ninyo Barsaga, Braganza, sino ba yun? Kung sino yung bayaran. So lahat pala ng group pro-government vlogger, bayaran. Kayo pala, ano kayo na mga walang ano, open book na daw, open the book daw, open book. Pumunta kayo sa National Bookstore at doon kayo mag-open book para makita niyong pahina ng inyong katangahan. Ang mga pro-administration people, pag pumasok sa mga live ng mga DDS vlogger, maayos ang comment. Mahilig sa away ang mga DDSheds. O, nagmana talaga sa kanilang puhon. Nagmana kay Rodrigo yan. Kasi yun ang pinasok eh. Kasi si Rodrigo Roa Duterte, tingnan mo naman, nagtatanim ng galit. Puro frustrated at panic mode na sila, mga DDSheds at Duterte. Tingnan mo yan ang ano ng mga taong bayan. Tama yan, Emilia Agustin. Tingnan mo si Sara. Kumbaga sa Ilunggo pa na muhaw-muhaw, na overwhelmed sa suporta ng taong bayan. Kaya tingnan mo, hindi niya alam. Magkurtusiya sa Pangulo. Kaya tama yung sabi ni Senator J.B. Hercito na dapat kinausap muna ng Vice President ang Presidente. Hindi na, hala, so sino ngayon ang namumulitika? Sino ngayon ang namumulitika? Pera-pera lang yan. Sabi ni Evelyn Ubaldo, sila ka Eric at Badoy, di sila para sa bayan. Baka China nga ang sponsor nila. Eh, hindi. Paano nila? Kaya nga sila kinuntem. Dahil, hindi tama yung mga pinagsasabi. Sabi po ni John Relayabit, ang patunay na walang suporta na si Digong sa Davao ay si Congresswoman Nograles. Ginisa ang SMNI kahapon. That is true. And, of course, Congresswoman Migs Nograles submit or pass a resolution, okay, they're urging the NTC to suspend the franchise of, or to suspend the operation of SMNI. Oh, sabi po ni Boy Ointment, ang ayaw sa kapayapaan, kalaban ng bayan, sabi ni BP Sara. Oh, di ba? So ano ang ibig sabihin mo yan, Boy Ointment? Naniniwala ka ba dyan kay BP? Sara, tayo ayaw natin ng kapayapaan? Ayaw ba natin ng kapayapaan? Naniniwala ka dyan kay BP Sara na ang ayaw sa kapayapaan, kalaban ng bayan? So sino ngayon ang ayaw sa kapayapaan? Di ba sila ngayon ang ayaw sa kapayapaan dahil hindi sila makikipag-usap sa mga rebelde? Oh, di ba ngayon makikipag-usap ang gobyerno? Ayaw niya. Ano ba talaga Sara Duterte? Ha? Sino ba yung ayaw sa kapayapaan? Ang gusto ng Marcos administration, makipag-usap, magbigay ng amnestiya. Bigyan ng pagkakataong marinig ang bawat panig. Open dialogue, open communication. Ayaw nyo ng peace talk, so kayo ang ayaw sa kapayapaan. Dahil ayaw ninyo ng pakikipag-usap. Ayaw nyo ng peace talks. Eh, ang pantalite ko naman, bilang ordinaryong tao, dapat manggaling sa gobyerno ang inisyatibo. So ano ang mag-feel ng mga rebelde na yan kung galing talaga sa gobyerno? Okay, mag-usap tayo, mag-peace talks tayo, ilatag ninyo kung ano ang gusto ninyong mga conditionis dyan. Kung kayang ibigay ng gobyerno dahil part po talaga edukasyon, kahirapan, bla 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 bla, okay.
Ngayon, kung binigyan sila ng pagkakataon ng gobyerno, binigyan sila ng importansya, hindi nila ingatan, may reason ang gobyerno na magsabi, binigay na namin lahat sa inyo, inunawa na namin kayo. Ano pang kulang? Did we not learn our lesson when we had kudita and people's power back when we forced Aquino to be president? What I saw was downfall of Pinas. Please, no more kudita. Eh paano? Alangan naman magkudita, Jaime Nick, ang mga nasa gobyerno na. Natural, ang magkukudita talaga dyan, yung mga gustong mag-upo ng kung sinong leader nila sa gobyerno. Alangan naman na tayo ng mga pro-administration ang magkudita. Alangan naman tayo ng mga loyalista ang magkudita. Alangan naman ang mga kaalyado ni PBBM na ang naloyal sa kanyang magkudita. Natural, yung may political vested interest na gusto may iupo in substitute of PBBM. O, di ba? Logic lang naman yung gamitin natin. Alangan gusto natin ng kudita, our administration tayo. Alangan tayo ang pagbintangan ng kudita, loyalista tayo. O, alangan naman na magtipon-tipon si PBBM ng mga kabasama niya para sabing, ola, ikudita ninyo ako. Naon, X, sige, payag ako. Ako na future. Ano ba yan, Chupaeng? Si Sarah Chupon, ayaw ng peace talks kasi lalo siyang mawawala ng confidential funds and intelligence funds. Putang ina, damay pa nila yung mga matitino na mga politiko. Kung hindi marunong si Sarah mag-report, ang ibang mga politiko marunong mag-report ng kanilang mga expenses. Oo, yung gustong magbagong buhay, edi bigyan ng pagkakataon. Eh, para sa mga kasa kanila, siguro wala na eh. Demonyo nga ang alam mo, sa totoo lang. Demonyo na. Sorry, that is idiotic idiotic and ignorance. That is true. Diba? Alangan naman na tayo ng mga supporter ng mga Marcos ang magkudita. Natural, ang gustong pabagsakin si PBBM para makaupo sila sa pwesto, yun ang magkukudita. Chupaeng, binura ko, baka mapatawag ako sa kamera. Ano yun siya? Oo, yung gustong magbagong buhay. Oo, di bali, akyat ko sa bubungan ng bahay para hindi maglikot. Subukan lang niya, sigurado, diretso siya sa kanal. Sabi ni Chupaeng. Therefore, BP is kalaban ng bayan, according to her. Correct. Totoo talaga yan, Boy Mint. Kasi alam mo kung bakit? Ayaw niya ng peace talks eh. See, hindi ko alam kung sino yung political adviser ni Sara Duterte. Dapat di tayo mag-concentrate sa politika 2028. Magkaisa tayo laban sa pangapi ng China. Magkaisa tayo sa pagsuporta sa mga programa ng gobyerno at magkaisa sa pagdalamhati, sa paghiwalay ng Katnil. Amen. Tama yon. Gusto ko yon. Oh. Ang gusto ni Sara, Chinese communist, ayaw niya ng Filipino communist. Ay, foreigner. Sipin mo, ang ayaw sa kapayapaan, kalaban ng bayan, tapos ngayon magkaroon ng peace talks, ayaw niya. Sino kaya ang political adviser ni Sara Duterte? Di kaya si Panelo o si Roque? Sino o di kaya tatay niya? Sino ba? Hindi ko maintindihan. May idea kayo? 97 viewers, 127 likes. Thank you very much. Sino kaya yung political adviser ni Sara dyan? Then, sino kayong gumagawa ng mga speeches niya na parang wala diri, wala dito? Makapagsalita lang siya. Alam mo, yung sinasabi ni Sara Duterte na pakinggan siya ng presidente, siguro si tatay niya, sabi ni Litong Gomez, tatay niya siguro, Joe Moreno, speechwriter niya, garot, yung nag-criticize, si Gloria Macapagal-Arroyo, ang political analyst ni Sara Mau, madali, mabisto.
'di ba ang gulo niya magbigay ng statement, tingin ko sa Panyelo, parang tulad sa statement din ni Robin noon, no? Kasi parang wala talaga eh. I don't know talaga bakit nakikinig yan si Sarah. Dapat Inday, pinanitili mo yung pagiging independent mo. No, sana umiwas ka sa mga kaalyado ng tatay mo. No? Matik na yan, Sir Glenn. Tatay niyang political advisor niya, sabi ni Merna Gonzalo. Kasi di ba best si IF? Isali mo si Dwarf, Sir Glenn, baka isa sa political advisor niya. Di ba? Yung time na umalis si Sarah, ayaw niyang, hindi niya sinuportahan yung gusto ng tatay niya, okay. Oh. Baka si Salsal Panay Lolo. Sabi ni John Relayabet, nakalimutan ni Zara yung National Amnesty Commission ng tatay niya na Executive Order 125-2021 under Proclamation 1090-1091-1092-1093. Correct! Alam mo, di ba, nagulat niya ako, John Relayabet, eh. Kasi, panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nagbigay din siya ng Amnesty of Redemption sa doong pumatay sa kababayan natin na isang Amerikanong sundalo. Okay, sige, go. And then, may mga pardon, may mga amnesty siya na binibigay na sa mga nagbabalik loob sa gobyerno at gamit yung front na yan ng NTFLK. Pero bakit malayo ngayon ang response niya at support niya sa Marcos administration? Dahil lang ba sa galit sila kay Speaker Martin Romualdez? Eh bakit di siya mag-resign as Defense Secretary para at least anytime she can criticize the President? Imagine gabinete ka. Tingnan mo, oh, walang gabineteng magaganyan. Kinukontra mo ang pahayag ng iyong appointing officer? Kung may ano ito si Sara Duterte, nag-resign ka muna dahi sa Department of Education bilang cabinet officials bago ka mag-oppose or hindi ka man nag-oppose directly pero nakikiusap ka. You underestimate the level of wisdom of the President. Kaya tingnan mo tuloy, wala kang suporta sa Congress. The Adventure sa KDMI nagdaan na Vice Presidente. Sa kadami nagdaan na Vice President, si Sarah lang talaga gumawa ng ganyan sa President. Oo. Imagine mo, halimbawa, ako appointing. Hindi man sa sinasabi na lahat ng gusto ko, gustuhin mo rin. Pero pag hindi mo gusto, usapin mo ko. Kapastusan yung ginawa ni Sarah. Nag-gets ninyo yung punto ko? Halimbawa, ako si PBBM. Appointed ko siya as Department of Education Secretary. May position siya about my executive order granting amnesty sa mga rebelde na kung saan may tinatawag na political beliefs. Exempted yung mga murderer, yung killer, bla 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 bla, doon o may kriminal. Exempted yun doon sa amnesty. Ako ang nagbigay sa iyo. Oo, in your interpretation, mali. Bakit di mo ko kausapin? To maintain our good relationship. Sinalag mo ako. Pinamukha mo akong walang kwenta sa sambayan ng Pilipino. Inappoint kita sa posisyon na tulungan mo ako sa departamento ng Department of Education. Pagkatapos, tagain mo ako at ipakita mo parang ikaw ang may pagmamahal sa bayan. So ibig sabihin, parang sinabi mo na alam ni PBBM na demonyo yan, kakausapin niya pa. Nag-gets niyo, taong bayan? Ha? Did you able to understand what I am talking? You know what? May tinatawag dyan na ethics eh. Parang katulad dyan. Nagtrabaho ako sa ibang eskwelahan. For example, sa isang school. Sa university or UP. Sa Unhan Sampangpang. Okay? Halimbawa, isa ako sa mga professor sa Unhan Sampangpang University. UPU. Okay? Unhan Sampangpang
University. Or USA. United University of Sara Alinganga. Okay. Ngayon, nagtatrabaho ako dyan. Sisirain ko yung aking pinagtatrabahoan kung hindi lang man ako aalis. Dapat kapag nagbigay ako ng negatibong reaksyon sa eskwelahan kung saan ako nagtatrabaho, dapat mag-resign na ako dyan. Tama man? Kung valid ang aking reason, ipadole ko. Diba? Kung na-violate ang right ko bilang employee, ipadole ko. Para titingnan yung aking rights na na-violate, di ba? So ikaw naman, Vice President Sara Duterte, kung ayaw mo ang polisiya ng Pangulo sa amnesty, executive order yan eh. The Vice President questioned the executive order of the President. Made you a chairman of NTFL, vice chairman of NTFL CAC. Under the office of the president as chairman. You are a vice chair of NTFL CAC. The chairman is the president because the NTFL CAC is under sa national security, under sa office of the president. And then you question, you doubt, then you automatically inform the public of your disappointment. Then nakikiusap ka, where is your delicadeza? Boom, tarat, tarat. Boom, sarat, sarat. Boom, sarat, sarat. Sararat, sararat. Vice chair ka ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Tapos against ka sa amnesty at peace talks. So what your recommendation? What can you recommend? All out war? Why you cannot recommend it to the president as chairman of NTFL-CAC? O, bayo muna mga katarugo. Work muna si Ma'am Toda Analisa. Okay? Sara, binabasa niya na mga mali pa. National People's Army daw. New people are new people's army. Tinapat niya na may sakit si PBBM. Correct. Tinapat niya yung statement niya. Dahil sa nag-positive sa COVID ang ating mahal na pangulo, nagbigay na siya kaagad. Palabad lang nila ng tatay niya na kunwari ay galit-galit. Palabas lang sila ng tatay niya na kunwari galit na galit silang dalawa para di mapansin ang confidential fund ni Sara nung mayor pa siya. Oh, sabi ni Magdalena Ani. That's good point. Mael Kuda, good afternoon. Tinalo pa si Lenny sa pagkalutang. Tapos tinaon pa niya yung statement niya nung nagkasakit ang ating mahal na Pangulo. Kaya yung ibang mga kababayan natin tinatawag na si Sara traidor. Sabi ni Boyo Intman, Sir Glenn, kung lumalabas ba ang desisyon ng Supreme Court na ang constitutional ang 125,000 CIFBP, matutuloy ba ang impeachment? That remain to be seen. Kapag, halimbawa, maisipan ng Congress yan, mag-file ng impeachment kay Sara Duterte. Pag lumabas na unconstitutional ang paggamit ni Sara ng pondo ng CIF niya, so baka ipatuloy ito ni Barry Gutierrez. Ngayon, itong si Barry Gutierrez mag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte kapag may mag-endorse na congressman sa Committee on Justice, ayun, pag-usapan yun, so it will become a danger to the Vice President. Because any private citizen can file impeachment against any impeachable officials as long as nandiyon yung condition or terms ng violation of impeachment or impeachable offense. No.
Maybe she wanted to be a parliament party lol. Sabi po ni Hey Nick Nick. And I don't know why about it. Chairman ng NTFL ka. Kaya nga eh. Buti na lang hindi siya nilagay sa DND kung nagkataon gulo ang aabutin. Correct. Most of the time, I'm just annoyed when they talk and they sound dumb. Very embarrassing and it look she close not know her job. I don't know if she have any idea about her job description because I doubt because she cannot even distinguish or inform the committees during Senate hearing or budget deliberations. She cannot even give answers to the query of Senator Risa Hontiveros that what is the mandate of the Office of the President. And she cannot even give direct answer. As a matter of fact, she instructed, she informed the committee that, okay, the interpellator, that she wants that her undersecretary will answer the questions with regards to the mandate of the Office of the President, Vice President. Wala nga sila pinagkaiba ni Lutang na kontrabida rin during Duterte's administration. If she wanted to become kontrabida then, why not she resign to the office of the Assistant Department of Education Secretary? Si Lenny nasagot kahit ala ka maintindihan. Si Sara naman, wala kang marinig kung di no comment. So biglang babanat nga, sablay pa. Oh. Bumanat siya sa issue ng amnesty, sa issue ng peace talks, sa ICC. Hindi kaya madamay si PBBM sa impeachment kasi galing sa Office of the President? No. Because the Office of the President gave 125 million to the Office of the Vice President because the Vice President requested the amount. Okay? But they should be responsible on how to spend money. The problem is there's no allocation of confidential funds. Why pinalabas na confidential funds ang 125 million? Eh, ang confidential funds ay hindi po yan siya na o-audit, but na si certify. But auditable man yan or hindi, i-report mo yan. Just like what happened to the Office of the President. Submit all the documents, how they spent the confidential and intelligence funds. So that's the reason why na walang problema ang Office of the President and other government agency and government-owned corporations. But in the case of the Vice President, may discrepancy of reporting. Unang-una, they informed their sponsor in person of Stila Kimbo that they spent the money for all 19 days. Only to find out, during the plenary and the budget deliberation and interpolation, lumabas that they spent it for 11 days. Ang reason, kailangan nilang ubusin. But the question is, bakit pinasok sa confidential funds? Kasi kung confidential yon ang pinagkagastusan concerning security or gathering of information of intelligences, ang mangyayari po dyan is hindi mo gastusin sa loob ng 11 days lang. Kaya nila pinalabas na 11 days ginasto itong 125 at sinabi nilang confidential funds to para hindi po masilip. Pero it's so illogical na nag-gathered ka ng information or ano or datas na concerning sa national security threat natin sa loob ng 11 araw. So only to find out, ang 125 million ginasto pala sa ano? Sa kanilang libreng sakay, tree planting, blah, 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 which is not sakop covered sa dapat pagkagastusan ng confidential funds. Okay? They requested the amount, then the Office of the Vice President give that amount with no malice. But hindi naisip na dapat hindi po doon sa level ng CIF gastusin ng Office of the Vice President. Nag-gets niyo yung punto doon? Yung paliwanag ko, so ano kinalaman ni PBBM doon? Eh kung may kinalaman si PBBM doon, eh dapat kasali siya sa asunto doon sa Supreme Court. Ang tanong dito is,
pag ipinabalik. Pag pinabalik at hindi mabalik, so that is what we call another burden to Sara Duterte. When the president released the 125 million, it was a contingency fund. That is correct. But when it was used, it was changed to confidential funds by the OBB. And that is wrong move by the office of the vice president. Because the president can give or allot, can release budget under the name of or under the provision of contingency funds. Parang katulad lang yan, halimbawa, dito sa Sultan Kudarat, simba ko lang. Napiktuhan kami dito ng, for example, calamity, simba ko lang. Wag naman sana. Pag mag-release ang office of the president dyan, galing sa kanila, tulong na to sa province. So meaning that is auditable. Gastusin po yan ng province para sa relief operation, maliban sa DSWD, maliban sa Red Cross, o kung ano-ano man dyan. Okay? Dagdag po yan from the office of the president. Kinuha yan sa contingency funds. Pero kung gastusin po ito ng intelligence, blah, 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 hindi ginamit sa calamity as what we call this as calamity funds, ayun, delikado. Kaya kay Sara, ginawa nilang CIF, which is not because ang CIF ay dapat kasali po yan dyan sa General Appropriation Act or GAA. Or sa National Expenditure Program or sa NEP. Diba? So pag once na mag-release ang gobyerno o si PBBM, Office of the President, from the contingency funds, dahil may calamity, ang tawag po dyan is calamity funds. Gastusin po ng province na tinutulungan niya or ng anumang region. Kasi may budget yan eh. Lahat ng budget may contingency. Halimbawa, binigyan ng Office of the President ng 100 billion. 10% of that budget will go to the contingency fund. It depends upon kung ano yung pangailangan. Nagkaroon kasi kami noon ng calamity funds na sa 200 million. So gastusin mo yan. Calamity funds is what we call this budget to be spent if there is what we call calamity. Itong kay Sara, walang problema sa pagbigay kay Sara. Ang problema, nilagay nila sa CIF. Wala siyang budget sa CIF. Paano siya nagkaroon ng CIF? Yan ang kine-question ngayon sa kanya. Kaya thank you ha, Boy Ointment, that is correct. Sir Glenn, talagang mauubos ang CIF niya. Kasi imagine, ginasto lang nila sa loob ng 11 araw. Hindi, ang gathering of intelligence, it takes a lot of months or year. Gets? Pag mag-gather ka ng information. Eh paano, ginawa nilang ano? Gasto sa tree planting, blah, 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 which is violation. And that's according to the joint circular signed by the Department of Interior and Local Government dated 2015 with the National Defense Department, Department of Interior and Local Government, Department of Finance. Di ba? Naalala nyo yon, yung joint circular? Nilagay sa CIF na hindi po ma-audit. Yun ang tanong doon. Wala pong problema doon sa pag-release ng Office of the President ng pondo. That is not a malversation funds. The President can spend his budget according to law. Intindihan nyo? Kinangailangan ng opisina eh. Eh magkaalyado naman sila. The budget came from the contingency funds. It is not supposed to be spent in the name of confidential funds. Hindi nga yan kinugot sa confidential funds ng Office of the President sa contingency kasi i-audit yan doon, i-report yan doon. Tama, nilagay sa CIF para walang resibo. Okay?
Sabi ni Jaime, even confidential fund must be audited, but it will be covered by national security, which goes to certain personnel only. No. And that is what we call protecting the national security. Okay? But, kahit na confidential yan, you are obliged to submit report to the Commission on Audit. Okay? Or submit it to the committee. The itinerary of that budget. It's hard to do. Sabi ni B. Adventure, pang gastusin ang CIF 3 planting something, ano tawag dito? Pwede na nga naman i-implement yung tree planting sa Department of Education as requirement sa graduate student na pagdaanan namin. Yeah, of course! Oo, kasi when I was in South Cotabato, palaging nagti-tree planting ang South Cotabato government. No? Sabi ni Leonora Brown, yun lang Sir Glenn, ang alam nilang sabihin, open the book at tambalus-los. Mga idiot mga yan, correct. Tama yan, Ma'am Llorana, Leonora. Mayroon pa, bayaran. How I wish nga. Alam mo, sa totoo lang, how I wish na may magbayad sa akin. Kasi kailangan ko din ng talaga ng pera. Kumakain ako araw-araw. Nagbabayad ako ng internet. O nagbabayad ako ng kuryente. Di ba? O. Tapos sabihin pa nilang bayaran ako. My God. Patawara Santissima. Naghihintay nga ako dito na magpa-sponsor, na mag-ano tawag na ako. Kasi Glenn, i-advertise mo itong aking negosyo or whatsoever, bayaran kita, tatanggapin ko. Why? Makatulong to sa akin eh. Paano wala eh? Tapos ngayon, it's so unfair na okay sana kung nakatanggap ako dito ng bayad. Ah, okay, sige, sabihin ko, okay, sige, bayad ito, walang problema, hindi ito binili yung aking prinsipyo. Ang ina, tag-sampung oras tayo nagla-live dito, tag-limang oras, pagkatapos sabihan lang tayong bayaran. Sino nagbayad sa akin? Matanggap ko pa na bayaran ako kung may natanggap akong bayad. Di ako nag-skip ng mga ads. Salamat, Danny Renado. Binigyan ka ng pera, ginastos mo sa mali. Hindi kasalanan ang nagbigay. Umalinis naman ang pinanggalingan. That is correct. Kasi nga, gawain ng vlogger sa kaibabato sa iba. Di ba, it's so unfair? My God! Mas grabe nga ang palipad, mas grabe nga ang pagpabigay ng pera sa mga DDS vlogger. Oh. Kung sabihin nyo pa, kami ang bayaran. Kayo nga yung mga DDS na mahilig magbigay sa mga ano ninyo, mga vlogger na sinusundan ninyo. Oh. Kayo pa na mga DDS vlogger pa na sinusundan ninyo, mga nakakatanggap ng bayad, nagbubulgaran nga sila. Tapos tangina, ang accusation ni Dito sa akin, bayaran ako. May bayad pa yun, ha? Mahalata mo sila, isa lang ang naratibo nila. Eh kung bayaran man lang sila, Diyos ko, mas karapat dapat kaming bayaran kaysa sa mga binabayaran ng mga vlogger dyan. Na puro paninira yung ginagawa nila. Ang ina, magsabi kayo, bayaran ako. Ni mabilang mo nga lang yung nagpapalipa dito. Wala nga ako sahod for 3 months sa YouTube. Bayaran pa ako? Santissima Trinidad naman. Pwede ba libelan nyo naman mga DDS ang ano nyo? Na mamaos na tayo dito? Suskante si Matrinidad, oo. Kayo nga yung nagbabayad sa mga vlogger ninyo, palipad kayo ng palipad dyan, wala naman kayong natutunan, kundi yung galit, yung inis, yung puot, yung paninibugho, yan ang nalalaman ninyo. Tapos ngayon sabihin ninyo, mga Marcos vlogger, mga bayaran. Kung mayroong mga Marcos vlogger na mga bayaran, hayaan nyo sila.
hindi nyo ba debunk ang opinion ng mga pro-government blogger sa bata ninyong bayaran? Paano ka makakuha i-pro-government ka nga eh? O, sana nga, sana magpakulay din viewers mo para may bayad ka. Correct, Melvin Campano. Diyos ko, tatlong buwan na nga ako na hindi nakasahod sa Facebook, sa YouTube. Bayaran pa ako. Hindi nga ako makalive minsan. Dahil apaktado ang internet, bayaran pa ako. Bayaran pa ako, napaputulan pa ako ng kuryente. Si Ma Trinidad Patawara, hindi pa nga ako nakabayad ng utang ko sa kuryente. Tapos bayaran pa ako. Wala kayong ibang ibabato sa mga pro-government vlogger, bayaran. Kung may utak kayo mga DDS, kung may utak kayo, paano pa magbayad ang gobyerno? Eh, gobyerno na to, established na to, oh. What we're doing is voluntary and I don't have any connection sa politicians. Ibahin nyo ko dun sa ibang mga vlogger. Diba tama man? Ang i-debunk ninyo dito kung paano nagsimula lahat na nagkakaganito. Ayaw ninyong makomentaran, Duterte, dahil malakas ang tama ninyo sa puon nyo. Oo nga, Sir Glenn, puro sakit sa kalooban lang nakukuha nila. Totoo, di ba? Magpalipad dyan, mga dollar or whatsoever, bla 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 bla. Tapos, walang kwentang pinagsasabi ng vlogger nila. Tapos, pupunta sila dito sa amin or sa akin. Ako pa ngayon ang bayaran. Nakikita ko pa kayo dyan sa live nila Badong Arateles. Si Patawara Santissima. Walang bayaran na napupuntulan ng kuryente. Wala pa ang pangbayad sa registration ng Tarugo Party List. Wala pa nga kami pangbayad sa registration ng Tarugo Party List. Ayun, abnormal talaga. Mga bobo talaga itong mga DDS na to. It is just because we're very broad-minded and open-minded. We want if, sabi ni Jaime Nick, Leonora Brown, Rocky and Panelo, NSC at AFP, hamon sa mga rebelde kung tulungan na aprobado sa committee camera. National security and of so-called peace talks offered by the government to the rebel groups. Asan ang delikadesa dyan? Di ba naisip yun ni Inday Sara na ginagamit lang siya ng mga tao sa paligid niya? No, pinakita kung paano nila mahalin ang bayan. Anong nangyari? Sa maling pamamaraan. Sabihin pa nila Badoy, sabihin pa nila ka Eric, they are doing that for the sake of the Filipino people. They respect, they admire the Congress. They want to become a partner of Congress, tapos you attack the Congress? What kind of a hypocrisy statement is that? You admire, you respect the Congress because you are already put into question? In a hot seat, you want that the Congress be your partner in nation building, then ibang sinasabi nyo sa sinasalita ninyo, you tarnish the credibility and integrity of the Congress, was a power to issue a license where you are now working, a station that become a venue for you to urge your sentiments against those enemy of the state. Din tumaas yung ulo ninyo. Ngayon, sinita kayo? Pagpatay sa freedom of expression? Kalayaan sa pamamahaya? Now wherein you are not being accredited by the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas? You haven't attend seminars? Sumarasip sa inyo. Yung mga DDS ha, kung may utak kayo, mag-uwin yung konsepto nyo. Kasi kayo ngayon ay mga tinatawag na bulok ang mga pag-iisip.
Kasi kung hindi bulok ang pag-iisip ninyo, hindi nakatuon sa kung paano si Sara manalo. Kung paano si Speaker Martin Romualdez manalo. Kundi titingnan nyo kung paano to sila magdalawang magtrabaho. Ha? Pwede ba kung magiging political partisan kayo, gamitin nyo naman puso nyo, wag nyo parang talino, kasi binobobo kayo ng sarili nyong katalinuhan, mga DDS. Don't look 2028. Matagal pa yun. You are imagining. You declared Sara as a winner for 2028. That is mind conditioning. Kung totoo kayong para sa bayan, ah, why not make a commentary in order that the Vice President and the Executive, the Speaker of the House and the President work together? Talaga mga DDS to, mga alinga nga rin. We want to solve the problem, not to be part of the problem. You know what? This is what we call by simple contributions to the Filipino people. Huh? Why I am doing this? Because I believe that this government needs support. Okay? If we think that, we will become part of the solution, not part of being a problem. Not part of the problem. Tapos sabihin ninyo, pinopolitika? Sabihin ninyo, sinisingle out? Kaya nagtatanong ako, sino ba yung political advisor ni Sara Duterte? Hindi ba ito nag-iisip na appointee ito ni President PBBM bilang Department of Secretary? Alam niya kung ano ang nangyayari sa executive session? Tapos ngayon, magsasalita ka sa media as if you are undermining, you are underestimating the capacity of the presidents. May gulay. Hello, hello, shout out. So mag-comment lang ha. Mag-comment lang kayo. So VP Sara, minamaliit ang kakayahan ni PBBM. Political leader sa Kamara, suportado ang amnesty ni PBBM. O ayun. Nakakuha siya ng support. Aawayin niyo yung Kongreso. Ipamukha niyo ang Kongreso na walang kwenta. Dahil naniwala kayo kay Rodrigo Roa Duterte that the Congress is the most rotten. O ngayon, nasave kayo ngayon ni Digong. Diba? Na-realize na ninyo? Mga kababayan, mga Duterte diehard supporters, diba? Mamulat kayo, gumising kayo. Kaganda-ganda ng simula, diba? Kaganda-ganda na ng karir ni Sara, oh, sinisira nyo. Pilit yung pinag-aaway si Speaker Martin at saka si Sara. Dapat hindi nyo titingnan yan as politics o ano man ang ginagawa ng dalawa. Diba? Dapat tulungan natin silang mag-reconcile for the sake of our country. Eh sa Speaker, wala namang problema. Eh paano? Sinagad ninyo eh. Gumamit pa kayo ng SMNI as a platform. And that is based on the idea transpired sa congressional hearing yesterday. Huh? You're just simply using SMNI as a platform for you to be able to be called as patriotic and nationalistic but in a wrong way. So, ibig sabihin, nagmalabis kayo. Diba? Because you have already structured, your mind is already structured that anytime we can criticize Congress because tayo ang nagpapasahod sa kanila. Mahiya naman kayo. Just like what I said yesterday, baka nga, bago pumasok itong politician na congressman na to sa kongreso, mas malaki yung tax na binabayad nila kaysa sa inyo. Hello, Ma'am Virgie Pamposa. Good day, Sir Glenn, and to all PBBM supporters and loyalista. Okay, bakit itong Sara Tambaluslos da siya nagdadaldal ngayon samantala tamimi siya sa West Philippine Sea? Eh,
yun ang maliwanag. Nag-iingay siya sa ICC, nag-iingay siya, no, sa issue ng peace talks. Sabi ni Shea, dahil sa ambition host, nasira si na Duterte. Masyadong nagmamadaling o nagmamadaling magpakilala. Kaso supply mga diskarte. Self-destruct. That is correct. Self-destruct. No? Self-destruct. Tapos tingnan nyo guys ha, ang mga sumusuporta sa SMNI, mga DDS. Mga DDS. Mga DDS ang sumusuporta sa SMNI. Wala mang problema yan, pero sayang yung mga mentalidad nila ba? Na, ina mo si Roque, nagtutundaw, iba-iba sinasabi nila. Nagpapaguloy. Una-una, malaki yung mga sama ng loob nila. Dahil, kahit ka sa sarili nilang istasyon, binabash sila. Sa sarili nilang program, binabas sila. Oh. Ay, nalanggit. Yung tawag doon, self-destruct. Kaya mga DDS, taasan nyo naman ang inyong mga level of argument. Mahiya kayo. Supporter kayo ng great president, Duterte, tapos ganyan ang mentalidad ninyo. Hindi kayo nakapagman. Hindi nyo namana yung galing ni Duterte. Ha, DDS? Hindi nyo namana? Ito naman kay Vice President, sana naman, Inday, makinig ka sa sarili mong desisyon. Kasi ang pagkakilala ng taong bayan sa'yo, you are man, a woman of principle. Pero bakit ngayon nakikinig ka sa mga political advisor mong pinapahamak ka? Sabi ni Lorena Silverio, yung inaasahan natin na kakampi ng gobyerno, yun pa ang kalaban ng gobyerno. Ano yun? Imagine na, madali tayong naniwala kay Eric. Eh, tingnan mo, si Eric madali magpaikot. Tingnan mo, kaya lang, hindi nga paikot ang Congress kahapon. Tapos sabi nila, binubuli na. O, parang binubuli na daw doon, pinagkaisahan. Simple lang naman ang tanong eh. Sino yung sources nyo? Why you cannot disclose it? Kung di ka ba naman tanga, proteksyonan mo sarili mo samantalang yung iba. Suportahan mo yung ibang tao samantalang yung sarili mo ngayon, di ba? Baliktad. Suportahan mo yung ibang tao. Ang alala, what happened to kay Eric? He wanted to protect his source. O sino ngayon ang na-contempt? Yung source niya pala gala-gala kung meron man. Malaya yung source niya, nakakalakad. Samantalang siya, nasa loob siya ng detentions diyan sa Congress. Ano yan, kabayanihan? Tapos sabihin mo, sinusupil pa ang karapatan ng mga mamamayan? O, kung hindi siya basto, sabihin pa niyang kangaroo court ang Congress? Sabi ni Shade, vice chair pa naman si Sara Mao sa NTFL-CAP, tas ayaw sa amnesty, di ba? Oh, siya masaya at paunti-unti nang nalalansag ang NPA, which is the main and target ng agency na yan. Ang sa gayon ay yung ibang problema naman ang harapin. Correct. Puro na lang nga sila ano diyan sa ano eh. Yung mga supporter ni Sara, puro na lang sabi na nakipag-alyansa na ang speaker sa mga makaliwang grupo. Shilta, chairman ka ng National NTFL-CAP, bakit hindi mo ni-recommend na girahin sila, all-out war? Ano, gusto mo lang sila bigyan ng bigas? Lorena Silverio Basto, si Ka-Eric, sumigaw pa ng thank you for this kangaroo court. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, Ma'am Lorena, yesterday, the rebel is always a rebel. A communist will die as a communist because mahirap tanggalin ang ideolohiya. Now, tingnan mo yung action ni Ka-Eric. Ha? Akala niya, matutulungan siya ng ano?
mababalik na siya sa pag-NPA sa bundok. Tapos ganito pa, kangaroo court, kangaroo court, di ba? Gaal ganito. Rebuilding peke ang galawan. Ang minana kay Digong, hot temper at saka yung palamura. Correct. Walang sariling pag-iisip si Sarah, spoiled brat kasi, sabi ni Danny Rinaldo. Sabi ni Carl Alejo, paano nila masabi na pinagkaisahan si Eric? Eh siya nga yung nagtantrum. Walang hiya nga siya sa Congress. Correct. Una-una pa lang, nagmanifest na siya na i-streaking out yung sinasabi niya sa first day of hearing. Buang utusan niya Kongreso. Tapos salita ng salita sila, hindi naman sila nire-recognize. Na hindi niya alam na mayroong rule, may parliamentary rule. Matalinong nagsasalita sa media pagkatapos di alam ang parliamentary rules and procedures in conducting a meeting. Once you are not recognized, don't talk. Because that is a disrespect to the chairman or to the committee. If you want to be recognized, raise your right hand and wait to be recognized by the chairman. And let other people finish before interjecting. Ay, napupaan. Parang nasa kalsada na nagrarally lang ay, oh, correct. O ngayon, akala niya siguro maganon-ganon siya, makita siya ng media, i-highlight ng media, eh parang hindi nga pinansin ng media eh. Ayaw kasi tumigil, may statement na naman siya, sobrang yabang. Gusto niya siya lang lagi ang tama, walang pwedeng tumigil sa kanya. Actually nga, bahala sila kung anong gusto nila, mag-hunger strike sila. Tingnan natin kung sino yung mamatay dyan sa loob ng vicinity ng Kongreso kung hindi sila magkain-kain. Hanip, walang abogado, i-hire niya pa si Tolentino na samantalang si Attorney Tolentino at saka si Suplico ang nagsabi na may disclaimer. Tingnan mo ano ang sabi ni Panelo dito. SMNI, huwag idamay sa anumang pahayag ng angkor. So yan, klaro yan na hindi nila kayang protektahan si Eric. Ayaw pang tumigil sa kakasalita. O, tingnan mo ngayon, ang naiwan si, ang maganda nga dyan, dapat andyan si Rodrigo Rua Duterte, andyan si Harry, kasi magaling sila mag-criticize. Bopols, mga advisor ni Sarah Mao, kaya dapat may sarili siyang wisdom at desisyon para laging i-depend sa idea ng iba. Okay, mistula siyang puppet, not a good presidential material, sabi ni Shades. That is the reason why sinasabi ko, who is the political advisor of Sara Duterte? He or she don't even realize that what they're doing is just simply out of the Delicadeza. Naku. Tapos tinaon pa niya na may sakit ang ating mahal na Pangulo, saka ka siya mag-issue ng statement. Siya makiusap. Galawang patraidor ba? No? Kaya naman na ng mga Duterte Dayhan supporters. Sabi ni Carl, ano yun? May nag-hire lang sa kanila na magsalita lang para sirain si House Speaker Martin? Aba, napaghahalataan na sila. At ang punto ko dito, bakit sila nakafocus kay Speaker Martin Romualdez? Anong mayroon kay Speaker Martin Romualdez? Kahit niya pagsandok ng bigas, ala, namumuliti ka na si Speaker. Eh bakit? Kayo, hindi kayo namumuliti ka? Politiko si Speaker, politiko man kayo, eh bakit hindi kayo mamumuliti ka? Sabi ni Shea, Duterte na talaga ang bagong opposition sa government host. Masahol pa sila sa mga... That is true. You know what? The statement of Sarah is just already a manifestation that he
she will become a leader of opposition. Kasi ang basa ko diyan, ang PDP Laban at ang Hukbong ng Pagbabago, mag-unite yan. Yung mga naiwan sa Hukbong ng Pagbabago, kung may maiwan. Yung maiwan sa PDP Laban, kung may mga maiiwan. And then, they will, what we call this, form a political alliance. So they will become oppositions. Okay? Ang maganda dyan at kinakalkal nila ang tungkol sa pakikipag-collab nila sa China Media. Naku, wala daw sponsor. Paano sinong nagpupondo? Yun bang kon lang abochike? Ganito yan. Wala kayong kita. Okay, wala kayong sponsor. Bakit ganun kalalaki ang bayad sa talent ninyo? Tapos di kalaunan, tanungin, mayroon palang sponsor. Kaya lang hindi niya alam kung sino. Ano yan? Sir Glenn, naiinggit sila kay Speaker Martin ang ini-invite ni Governor Garcia para sa inauguration. See? Sabi ni Jaime Nick, it's kind of funny sometimes if one of my foreign friends tell me that the Vice President of the Philippines is an idiot, but I have to let them know that this is not true, but deep inside, I'm embarrassed. Grabe naman si Mama Jaime Nick. See? Because it's so difficult enough for us to become a traitor in our country, even though our political leaders are not so, what we call this, worthy to be respected and worthy to be worthy not to be distracted. Okay? So, most probably, sabihin na lang natin niya, okay, yes, she is good or blah, blah, blah. But deep inside, we are embarrassed. Di ba? Totoo yan eh. Because we, our Filipino, are so proud of what we are. But during Duterte's administration, the image of Digong is killer, pathetics. Those are the comment, no, of those who are against Rodrigo Roa Duterte during that time. But in your case, I understand because you have a foreigner friends, and then he want you to narrate what kind of vice president our vice president is. Then if they perceive that our vice president is good, even though it is not, then support your foreign friends. But deep inside, you are embarrassed. Mga DDS vlogger, minaliit pa ang Congress sa hearing. Kala mo katalinuhang mga hayop. Alam mo, I'm praying that all of the vloggers who are anti-government will be called. And all of their commentaries and all of their, what you call this, ideas will be collected. Oh. Bakit? Gaano ba kagaling ang mga vlogger ng mga DDS? Magaling siguro magawa ng thumbnail. Magaling siguro magawa ng sound effects. Oh. Magaling siguro magsalita and then convince. Eh, tingnan mo yung mga vlogger nila, political butterfly yun. Vlogger ni Juan, vlogger ni Pedro, vlogger ni Maria. Unlike in pro-government, that we are pro-government. The DDS, the life of DDS bloggers are so toxic. Super, super toxic. No? Totoo talaga, super toxic. Kaya nga hindi nyo masisi ang taong bayan na magpalabas ng medyo dismaya nila kay Sara Duterte dahil po yan sa inyo mga vloggers. Have you not realized that? Tapos, kapag magkomentaryuhan kayo, gagawin nyo personally ninyo. Nelen Lozano, shout out to all ma'am Nelen. Hello. Shout out sa inyong lahat, 84 viewers. Thank you sa 159 likes. I'm gonna give the, what we call this, nakaisa ang Amnesty Peace Talk, hindi daan sa kapayapaan, ilang kongresista, umalma sa pahayag Duterte versus Amnesty at Peace Talks. Oo, umalma talaga.
Okay, bigyan kita konti ng pang New Year mo, pagawa. Ano? Sabi ni Ma'am Lorena Brown, okay, bigyan kita konti ng pang New Year mo, pagawa muna GCash next week. Ay, maraming maraming salamat, Ma'am Lorena. Thank you very much, ha. Thank you. Yan, si Prutas, pag pinapatawag yan sa Kongreso, isang tanong palang ihi na yan. Grapes. Sure yan. Eh, alam mo, parang katapang-tapang nila, no? Alam mo, parang katapang-tapang sila talaga maganyan-ganyan. Hindi ko maintindihan talaga. Saan ang gagaling yung kanya? Hindi na yung prinsipyo, eh. Katangahan na yun. Yung katangahan na yung alam na nila, nakikita na nila. Klaro that the Congress are simply doing their job, no? Magpasalamat pa nga kayo kasi itong mga congressman na to, hindi nila alintana kung magalit sa kanila yung mga constituents nila. Hindi nila iniisip yun. Ang iniisip nila, they are doing their job. No? Shade, sabi po ni Carl Alejo, believe nga sila sa NPA na sinungaling, nagpanggap na nagtapos sa UP at Peking journalist. Sabi po ni Sky26, may nabasa ako comment na DDS, kanila daw yung Visayas at Mindanao. Kaya wala raw na Marcos na uupo. Ha? Bakit nakaupo si PBBM ngayon? May nabasa ka Sky26 na comment na DDS, kanila daw yung Visayas at Mindanao. Kaya wala nang wala na Marcos na uupo. Ay naku naman. Bakit? Nandyan ba sa kanila yung upuan? Walang Marcos na uupo. So, ibig sabihin, lahat na lang nakatayo. Eh, di samahan namin dito sa Tarugo Party List. O. Yan ang sabi ng mga DDS. Kanila yung Visayas. Kanila yung Mindanao. Ah, ganun ba? Kailan pa? Kahapon? Nung nakaraang araw. Sustantisip. Wala nang Marcos na uupo? Bakit? Lahat ba ng silya na doon sa Visayas at saka sa Mindanao? Nandito ako sa Mindanao, oh. Baka nakakalimutan nila. My God, Panawara Santissima Trinidad. Por Diyos, por Santo. Nilayasan na nga si Duterte ng aliado nila dyan sa Davao. Kanila pa Mindanao. Ay, nako, Santissima Trinidad. Sir Glenn, di na taga Mindanao ka. Eh, paano nila nasabi? Oh, paano nila nasabi? Taga Mindanao ako. Taga Visayas din ako. Iloilo City. Capiz. Pero hindi ako Aswang. Oh, paano nila nasabi? Paano nila nasabi ang Skype 26? DDS na nag-claim dyan? My God, Patawara Santissima. E, loyalista pa naman ako. Nagkatawa-tawa itong mga DDS na to. Magsabi sila na sa kanila ang Mindanao, sa kanila ang Visayas, wala nang Marcos na uupo. Sus, Margat. Kung yan ang pinaniniwalaan mo, huwag mo lang sabihin na sa susunod wala na, sir. Sa'yo yan. Ikaw talaga sa size Sky 26, oo. Sabihin mo pa Sky 26 na mga DDS, eh, DDS ka. Pwede ba? God. Pwede ba kung idea mo yan, Skype 26, huwag ka nang magtago sa idea ng iba? O, nagtaka ka, no? Ikaw naman talaga, oo. Sabihin mo na. Kung ayaw mo sa mga Marcos, wala namang problema. Bigyan namin siya ng upuan dito sa Mindanao para makaupo siya. Hindi mo ba alam dito sa Sultan Kudarat, kung hindi dahil sa mga tatay ng mga ni PBBM, wala niyang mga lugar dito? Tapos sabihin ninyo wala ang mga Marcos sa Mindanao? We. Sino nagsabi? Ay, nako, Santissima Trinidad. At saka kung kayo ang mga DDS, kayo na lang mag-comment, huwag na kayo magamit ng sabi ng mga DDS. May nabasa akong comment sabi ng mga DDS. Yan ba talaga pagkaabalahan mo na bilang loyalista? Sabi ni Len Lozano, ako din, Visayas Marcos loyalist lang. Sa bagay, di ko binoto si Digong.
si Senator Meriam Defensor Santiago Binoto ko. Oh, kasi Ilongga ako noong 2016 at si PBBM ang Vice President ko, sabi ni Nilen Lozano. Sabi ni Leonardo Brown, they're saying, Sir Glenn, that thinkers are doer. Kala kasi ang lantaran na bayaran. Alam mo, Ma'am Lorena Brown? Alam mo, Ma'am Lorena Brown, ang pinakamasakit lang sa mga ganyang klaseng mga sinasabi na bayaran ako. Diyos ko, Ma'am Lorena Brown, I sacrifice my voice for a matter of 10 hours. Wala pang breakfast yan. Wala pang lunch yan. Wala pang dinner yan. Wala pang merienda yan. Hanggang alas 12 ang live stream ko. Wala pa yan bayad, Mama, Ma'am Lorena Brown, ha? Oh, nalindulan na, na-brown outan pa. Nagka-letche-letche pa yung signal. Oh. Hindi, ah, north ako, taga Ilocos. Ah, okay. Taga Ilocos Norte ka pala. I will only believe after the election who will be the president. The one who will be the president. Yes, of course naman. Hi, Minek. Normal lang man yun. Alam nga naman nanalo na ng presidente. Hindi pa si presidente. Di ba? Narinig ko din yan, Sir Glenn. Kaya hindi raw mananalo si Martin Romualdez sa Mindanao at sa Kabisayas. Eh bakit? Magtatakbo ba si Speaker sa pagkapangulo? Eh sila lang naman ang sabi na magiging presidente si Speaker, ah. Anong problema nila kay Speaker? Bakit sinasabi nilang hindi mananalo? Bakit? Magtatakbo ba si Speaker? Pag tinuloy-tuloy nyo yan, tatakbo talaga yan. Na, sige kayo. Di ba? Sige nyo. Sa kakaduda ninyo kay Speaker Martin Romualdez, tutuhanin ni Speaker Martin Romualdez yan. Ako, magkakandarapa yung Sara Duterte mo. I just want you to laugh. Thank you, ma'am. Diba? Yung mga nagsasabi na narinig ninyo dyan na si Speaker Martin Romualdez hindi mananalo sa Mindanao at saka sa Visayas. Bakit? Sino mananalo? Si Sara? Ang problema kasi sa inyo, naniwala kayo dyan sa mga nakapaligid kay Sara na si Speaker Martin Romualdez ay namumulitika at gusto mang manalo dahil kay Digong kayo naniniwala. O, di ba, mga DDS? Sinusuka na nga sila ng mga political party. Sarili ng partido, nilayasa na sila. Tapos, suportahan nyo pa. Nakarakas na. Tingnan mo yung mga nakapalibot sa mga Duterte. Oh, tingnan mo yung mga vlogger nila. Sas Rogando Sasot, nagmamagaling din. At Ronnie Tixie, nagmamagaling din. Maharlocka, nagmamagaling din. Lahat sila nagmamagaling. Oh. To the expense na kapag nalo ang mga Duterte, may posisyon sila. Oh. Alam mo, nasaktan yan sila kasi alam mo kung bakit. Todo suporta nila, itsapwera sila kasi alam mo kung bakit, nahalata. Tapos si Kibuloy magsumbat-sumbat. Tapos si Sara Duterte ngayon nagiging alinga nga din. Alam mo kung bakit? You oppose the amnesty, the executive order of the president? Ano ka? Hello? Sana kinausap ko ang Vice President, ang Pangulo. Simple lang naman yan, Inday. Bakit hindi mo kaya? Naniwala ka dyan sa political adviser mo? Pinahama ka tuloy. No? Pinahama ka tuloy ng political adviser mo dyan. O nagmaalaala mo kaya pa kayo dyan sa mga inyong statement, parang pareho ni Badoy. Kaya dapat magpasalamat nga tayo kasi alam mo kung bakit. Kahit walang kasiriguraduhan, for example, dito sa Marcos administration, kahit maggasto pa ng pera ng taong bayan, ng gobyerno na ito, para magkaroon lang ng usapang pangkapayapaan sa mga demonyo na sinasabi ni Sara Duterte, why not? Pag mag-prosper, thank you. Pag hindi, di problema na nila yun. Di niya problema ng gobyerno. But as a government,
tama yung ginawa ni PBBM na mag-reach out sa kanila. Hindi makipag-alyado, kundi pakinggan kung ano ang kanilang hinaing. Dahil karapatan ng Estado yan, kalaban man o hindi, na pangalagaan at bigyan po sila ng magandang pagtrato. Maliban lang sa mga kriminal or whatsoever. Diba? Yung problema kasi, puro kayo ano eh, puro pamulitika. Gusto nyo maging presidente si Sara, tapos sisirain nyo si Speaker. Unfair naman yun. Nakikita nyo ba na ang kamara nagsusuporta sa Pangulo? O. Hintayin nyo ang panahon na kapag kayo ang magpangulo, kalabanin nyo ang Congress. Hintayin nyo oras nyo. Yung problema sa inyo, nasaktan kayo dahil sa yan ang nangyayari kay Sara. Bakit aping-api ba si Sara? O. Sino bang ikaw, Melvin Capano, ako patanungin mo, bobo ka, hindi mo naintindihan kung sino naninira? Bakit? Wala ka bang telebisyon? O. Tapos maglitsi-litsi ka pa sa 2028? Bakit? Sigurado mo buhay ka pa sa 2028? Sigurado mo pa, buhay pa tayo sa 2028? Advance kayo mag-ano, paano kung magunaw sa 2028 ang mundo? Sino nakipag-meeting sa Kamatayan Block? Si House Speaker Martin Romualdez. Para ano? Para maging Pangulo siya ng Republika ng Pilipinas. Satisfy ka na? Buti ka pa, nakita mo na nakipagpulong siya sa TV. Tingnan mo, nagiging bulok yung utak mo. Kanina pa kata dito, makipag-meeting na kagad, kaalyado na? Eh di kasalanan nyo yan. Eh paano, kaalyado si Sara, inawan nyo yung Speaker. Eh di, natural, maghanap si Speaker ng kaalyado niya. O ngayon, masisisi mo ba? Yan ang problema sa inyo eh. O, eh ang katangahan ninyo, makipag-alyado, si Duterte nga, mabuhay ang NPA yun. Hindi mo ba intindihan na si Rodrigo Rua Duterte, tatay ni Sara, best friend si Juma Sison? Huwag nga ako, makipag-meeting sa NPA. Tatay nga ni Sara, pinapasok nga ang NPA sa Malacanang. Weh! Huwag nga ako, apat na gabinete ni Duterte, NPA. Puro na lang, nakipag-alyansa. Natural nakipag-alyansa dahil inaaway nyo eh. Oh. Baliw. Alam nga naman hindi makipag-usap, congressman yan. Legal yung pagiging congressman niya. Utak tae mo. Ako, mapapaano mo pa dyan sa komentaryo mo na nakipag-beating sa Makabayan Block? Weh! Alangan sino, saan makipag-meeting si Speaker? Sa'yo? Tawara, Santissima Trinidad kayo, oh. Best friend ni Digong na iniidolo nyo si Juma Sison. Si Rodrigo Rua Duterte ang may access sa NPA. Weh! Open the book. Punta ka sa National Bookstore. At huwag kang magsabi na pera mo yan, ha? Pera ng taong bayan yung pangsweldo nila dyan. Dahil walang una, Melvin Di Ocampo, yung binabayad mong tax, wala yan sa katiting ng binabayad ng mga congressman noon kahit na hindi pa sila naging congressman. Bobo. Pera ng taong bayan. Open the book. Sigurado ka? Punta ka nga doon sa Kongreso para sabihin mong open the book? Natural! O bakit? Bawal ba maging feeling presidente? Weh! So ano pala? Gusto mo si Sara maging feeling presidente na walang alam? Suriin daya kasi mga taga-suporta mo, mga abno eh. Sorry Vice President Sara ha. Totoo naman talaga, wala kang alam. Kasi kung may alam ka, dapat disiplinahin mo tong mga political adviser mo para hindi magiging utak biya itong mga nagko-comment katulad ni Melvin Campano. Feeling president. Bakit? Bawal ba? Weh!
Anong gusto mo? Si Sara lang maging pauling presidente? Na wala magkakayahang maging presidente? Hindi na siya tatakbo? Gusto niyo pa maging presidente? Ayaw niyo mapatakboy ng tatay niya? Pinipilit niyo pa? Yan bang totoong taga-suporta ng mga Duterte? Na gumagawa kayo ng kalaban niyo? Na hindi naman kayo kinakalaban? Ngayon kay kalabanin kayo, sakit na yung ulo niyo? O ngayon, tingnan niyo ang kamera na binastos ni Rodrigo. Kundi niliyasan siya ng kalyado niya. You are no longer in power. Ha? Panahon lang yan. Weather lang yan. Panahon ng mga Duterte, kayo ang hari. Diba? Huwag nga ako dito mga pera ko yan. May tax din ako. Putik mo. Ngik-ngik mo. Maglaban, oh. Doon ka, oh. Maya ka sa sarili mo. Pera-pera mo, we. Pwede punta ka doon sa kongreso, magwalwal ka doon sa kongres. Tapos sabihin mo, pera ko yan, ibuksan mo yung libro. Ano ka, bugo? Punta ka doon sa commission ng audit, oh. Salita ka ng salita ng open the book, di mo malang alam kung paano magpunta sa commission ng audit. Kung ayaw mo ng commission ng audit, punta ka ng Manila, punta ka doon sa finance department ng House Speaker. Open the book ka pa dyan. Gawin mo. Kung talagang desidido kayo malaman ng korupsyon ng gobyerno, hindi na open the book, narinig mo lang sa bunganga ng bastos na Rodrigo, open the book ka kaagad. Bakit ako mahiya? Kagwapo-gwapo ko? Ikaw ang nahiya dahil wala kang picture. Di ko pa nakitang may ambush interview si BP Sara. Laging recorded yung speech niya. Bakit kaya? Hindi niya alam. Puro nagtatantrum. Baka magbinastos din siya katulad ng tatay niya. Diba? Oh. Kagwapo-gwapo ko. Pagkatapos sabihin mong mahiya. Oh. Oh ngayon, i-kick out nyo na yan si Melvin. Kasi wala nang kwenta yung pinagsasabi niya. Mas gusto ko dito si Toto Scousing. Ay may laman yung utak. Oh, bilangan na. 1. Oh. Pag ayaw niyo pa to, de, kick out. Kung umayos kayo basta mga ganyan, ini-entertain ko 'yan una. Pag ako na ang pinipersonal attack, something wrong na 'yon. Maybe not a taxpayer, that's why. Ano ba? Pera ko din 'yan. Weh. Pera ko din 'yan, ha. Kung gusto ninyo na may pera kayo na ginagasto ng taong bayan, gumawa kayo ng paraan. Pumunta kayo sa Commission on Audit. Maghanap kayo ng abogado nyo for the sake of transparency. Mag-request kayo dyan. Kung halimbawa, kapitan nyo, mayor nyo, congressman nyo, titingnan ninyo. Maghingi kayo dyan sa TSE Treasurer. DILG, go ahead. Commission on Audit, go ahead. Hindi na pera ng taong bayan. Pera namin yan. Tanga. Naiko. Eh hindi, Melvin, yung ambag mo na tax, nandoon na sa 125 billion na ginastos ni Saramao sa loob ng 11 days na ubo, sabi ni Carl Alejo. O, di, tingnan mo. Paganda pala pag ma-highblood ako dito, nagtataas ng bilang, oh. Melvin, nakita naman sa pananalita na deserve ni Romualdez maging pangulo, di tulad ni Sara, lutang ang mga speech niya. Alam mo na inis ako, alam nyo, you know what, Hymenek? Those people who are keep on saying that pera namin yan, karapatan naming malaman kung saan nyo ginastos, putang ina, idiot. Bobo ang tawag ko dyan. Ha? If you have complained about corruption for certain political leaders, why not go to the Department of a Commission on Audit? Then gamitin mo ang freedom of information. So that you can ask a document for you to have a basis for your allegations. Bobo-bobo, sino ba nagturo sa inyo ng mga teacher ninyo dyan sa ano? I agree with you. Simply talk a shout out. Ma'am, Maria Lourdes Lali Rivera. Diba?
Sabi ni Jaime Nick, Lul, I love the way you think. You are awesome. Kasi ganito yan. Palagi na lang sinasabi natin, pera natin yan. Pera natin yan. Buksan ang libro. Paano ginasto? Ibalik ang sobra. Bla, 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 bla. Dahil hindi lang nabigyan ng confidential funds ang vice president, tapos nagganganga kayo. Pati pagbabalik ng pondo, bakit hindi nyo alam ginagawa yan ng kongreso? Dahil sila din ang mahihirapan mag-budget dyan. Naintindihan nyo? Kung isip nyo nilulustay ang pera ng taong bayan, ano pa kayo ng pag-usapan nilang budget dyan? Dinadamay nyo mga matitino na mga public officials eh. Pira namin yan. Taxpayer kami. Kailangan namin malaman yan. Okay, ganito, ganyan. Tangina. Hindi pa naging congressman yan. Hindi pa naging senador yung mga nakaupo dyan. Mas mahal pang bayad nila. Mayaman pa yan kaysa sayo. Tapos ngayon sabihin mo, pera namin yan. Pera namin yan. Bakit sila walang perang ilang bag dyan? Sa salary nila? Baka pag mag-open kayo ng mga binayaran sa tax, baka yung katitig at pungkit lang binayaran mong tax. Normal kayo mag-isip, bobo ko. Bobo kayo, bobo. Pinaparesign na ni Attorney Laila De Lima. Ay, dapat mag-resign talaga. Kasi hindi niya align yung ano niya, mentalidad niya eh. Kay Vice President, sa kay Presidente. Bakit siya pinaparesign? Dahil iba na ang posisyon niya. Wala siyang delikadesa. Kontra na siya sa polisiya ng ating Pangulo. Sa issue ng amnesty and peace talks. So mag-resign na siya. Mag-totally vice president siya so that she can openly criticize the government. Hindi siya magbalak si Buyas. Department of Education Secretary siya. Andyan siya, may lakas siya ng loob na mag-utos sa Pangulo to reconsider the executive order that is an insult to the wisdom of the president. She is an appointee as Department of Education Secretary. Why she cannot go to PBBM and talk with such kind of very sensitive issues. Pinahiya niya si PBBM as if she is knowledgeable than what PBBM. Oh, putres. Puso mo, hos. Nakadikit lang yan. Ito naman si Dakila Pax, oh. Nakaintindi na gani na huwag na pakialaman yung puso ko kasi nakahilom na dahil natanggap ko na na naghiwalay na si Katnil. Natanggap ko na naubos na yung luha ko at ang mga tamod ng aking kaalaman sa kakaisip kung bakit sina naghiwalay sa loob ng 11 taon. May sumpa yung 11 kasi alam mo kung bakit. Si Sara Duterte ginasto ang 125 million sa loob ng 11 days. 11 years na relasyon na wala na. Kaya ikaw Dakila Pax, please lang, please huwag mong ipag-alala. Huwag niyong pansinin ang puso ko kasi mas lalo lang akong masasaktan pag naaalala ko na naghiwalay na yung pinakamamahal kong love team sa showbiz industry. Bahagi, Sir Glenn. Hi, hello, G. Good afternoon. Speaker Martin Romualdez, nakadikit. Ano tawag ito? Bakit? Kasi si Martin Romualdez pwede siyang maging pangulo ng tratarabaho at tahimik kahit binabatikos na gaya ni PBBM na good leader. Correct, Kong Kangkong. Bahagi sila ka Eric ng SMNI kaya may responsibility SMNI kaya may responsibility ang SMNI. That is good. That is correct, Ma'am Leonora Brown. Tapos sabihin ni Panelo, walang kinalaman ng SMNI sa pahayag ng kanilang mga anchors. Naimbag nga adlaw mo kabsat, sabi ni Carl Alejo, kasi taga North daw po si Nag-like na ba kayo dyan? Maraming salamat. Nag-share na ba kayo? Okay, maraming salamat. Thank you very much. Mm-hmm. So ngayon, pinaparisay ni Attorney Laila De Lima si Sara Duterte. Eh di, mag-away naman sila ni Sara Duterte. Si Laila De Lima naman ang kalaban. Di ba? Ganun naman talaga eh. Patulan niya ni Sara. Ala, Jesus na po Diyos ko. Tingnan mo, sa sunod na mga araw, yaw-yawin na naman niya ni Sara si De Lima. Totoo, Day? Yaw-yawin mo naman, mag-ano ka naman, mag-issue ka naman ng statement laban kay De Lima, Day? Patulan mo naman siya? O sige, bahala kayo dyan, Day.
Sabi ni Luna Brown, 100% di tatakbo si speaker. Matatakot lang sila sa sarili nilang multo. Correct. Alam mo, sa totoo lang, Ma'am Leonora Brown, sila yung gumagawa ng issue na tatakbo daw si speaker. Ngayon, kung itong speaker na to walang plano magtakbo, mapilita na lang magtakbo dahil pinipilit nila. Nenen Lozano, maraming salamat sa iyong pagtawa. Mula Apari hanggang Hulo. Okay? Pang mayor lang si Sarah. Correct. Magiging recruiter na si Eric ng mga NPA ngayon. Naku, ganun. Kangaroo Court, Kangaroo Court. Paano naging kangaroo yan? Ano ibig sabihin ng kangaroo? Naglulundag-lundag ba sila dyan? Wala akong nakita naglulundag sila kahapon ah. Kahit naglindol, walang man nakalundag doon ng mga congressman. Tapos sabihin Kangaroo Court. Patawara Santissima Trinidad. Kangaroo Court, Kangaroo Court. Hindi naman sila nagsinulundagan doon ah. May nakita ba tayong congressman doon na naglundag? Wala naman ah. Puro naman mga tao yung doon naka-attend. So, ibig sabihin, kangaroo pala si Eric at saka si Badoy. Lahat pala na nakataon doon, kangaroo. Kangaroo Court, Kangaroo Court. Saan ka makapag-isip ng kangaroo nag-hearing? May congressman na kangaroo? Buaya siguro okay pa. Sabi, kahit buaya nga, wala. Kangaroo Court, Kangaroo Court. Paano te? Hindi ko nakita naglundag si Tambunting. Hindi ko nakita naglundag si Suarez. Hindi ko nakita naglundag si Abante. Hindi ko nakita naglundag si Badoy at saka Eric at mga attorney ng SMNI. Tapos sabi ni Eric, Kangaroo Court, Kangaroo Court. Ay, unsan di si Matrinidad na Kangaroo Court yan? Propaganda sila Wonder Woman. Tapos gustong punduan sila ng gobyerno about sa mga NPA. Oh. Sabi ng iba, matatalo lang si VP Sara sa 2028, mas gustuin ng tao walang kurap. Basta bumuto ng maayos. Oh, correct? Warren Espirito. Kangaroo Court, kakatapa ka, Sir Glenn. Kangaroo Court, Kangaroo Court. Ay, naku. Wala nang maingay ang SMNI. May doon pa, si Rokita. Oh, si Pamela at saka si Rokita. Pamilaw, one Rokita nga daw, but one. Maingay pa rin yun. Sundan ng mga angkor na kala mo gagaling. Tawara Santissima Trinidad. Kala mo parang may kaalaman pa. Kulang nga sila sa kaalaman nila doon kay Congressman Akop. Kala mo na una sila lumabas sa kalibutan lah. Kala mo na una sila lumabas sa mga uriteros at sa mga palupyan tube at sa mga matris ng kanilang mga nanay. Kapagsalita itong mga ano na to, mga angkor ng SMNI, kala mo parang nauna sila ipinanganak para nauna sila nakikipaglaban sa mga NPA. Napuro lang naman mga salita-salita na rinig-rinig nila. Sabi, kaya nga si Bado, hindi nga tinanggap yung kanya na mayroon kong bayan, I am doing this, blah, 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 blah. Sabi ni Alma Tagahan, I think you're not yet ready to be the highest position to run the country. You need more to explore. Bakit dinilit ka agad ni Ma'am Alma Tagaban? Wag iboto, taga Davao. Tiyak ubos ang pondo, sabi ni Chi. Rowie, tama, G. Ganon. Kaya pa pag pumasok ng mga Kangaroo Court, Kangaroo Court, Kangaroo Court. Sky, ang pangarap nga Ilocano, loyalist ng kalaban mit, ganyan isuda. Ha? Sabi ni, mamaya pakainin ko kayo ng tarugo. Ng tapang Romis Back laban sa makalaban ng gobyerno. Hello Ador Mirador, napanood mo ba yung ano ko? Napanood mo ba yung aking live 10 oras kagabi? Yabang ni Badoy, hindi nakaporma kahit Congressman Akop, kaya naging buday na lang. Okay? Sabi ni Carl Aleo Basaw Sky, Ado ti aga panggap nga Ilocano loyalist ni, may kalaban mit ganyan misuda. O, wag ka na magpanggap doy amano nakala na loyalista. Ganon ba yon? Huwag kang magpanggap na loyalista. Kalaban ni, sabi ni Carl Aleo Basaw Skype, aduti ang panggap nga Ilocano loyalist ng kalaban ni, ganyan isuda. Ang ganda-ganda, no? Then seven, good morning, good morning, good morning. Okay. Good afternoon, Sir Glenn. Ganyan ang motto ng mga DDC at Open the Book. Ba't di kayo sumugod sa Congress? Isama nyo si Panelo at Roque. Tapos sabihin nyo, Open the Book. Ewan ko lang kung nasabi nila yan. Sabi ni Robin Beneflor. Ayan. Oh, ang kangaroo nasa silda na, sabi ni Lynn.
Sabi ng attorney nila, di daw nakialam kung anong sasabihin ng mga anchor nila ay bakit si Mike Abe pinakialaman ni Kibuloy. Ayan, on air pa. Kaya nag-resign din on air. Eh, si Manay Anchor, sabi ni Juana Espiritu, pinasite in contempt. Ayan din sa sagot ng Matalakay ang pagiging producer. Okay, Dance 17, hello. Baka walang tarugo yan, no? Maraming nagpapanggap na Ilocano loyalist daw pero kalaban naman pala sila. Ah, yun ang ibig sabihin. Kanakaintindi ako. Pwede ba, Carl Alejo Basaw, magawa ka dyan ng, ano, magawa ka dyan ng comment na Ilocano, basahin ko. Please lang, ha? Kasi parang nagandahan ako ng ano mo, eh. Nagandahan ako ng sabi mo dito na, Sky, adoti agpanggap nga Ilocano, loyalist, ngin kalaban nit, ganyan itsula. Kibuloy, saan ka na? Labas, manyak, ikaw na susunod, sabi ni G. Grabe naman to, si G. O, when Sir Glenn, ayan, basahin ko ha, manda kayo. Eh, judge nyo yung accent ko. Eh, hindi ako garod Ilocano. Hindi ako Ilocano, Tagalog ako. Pero magandahan talaga ako, promise. I really want, maintindihan ko lang din, konti lang, no? Mm-hmm. Not skipping ads. Maraming salamat, Dakila Fox. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Okay? May dalawang ads. Tinapos ko, Sir Glenn. Uy, maraming salamat. Malaking tulong po yan. Diyan ako yayaman. Diyan ako magkapera sa mga advertisement. Oo. Kasi kuripot ang mga viewers ko. Hindi man namimigay. Diba? Eh, gusto ko sana mag-charity sa sarili ko. Kung ayaw niya sa Kangaroo Court, mamundok na lang siya. Oh, ayan. Mamundok siya. Sigaw siya doon ng Kangaroo Court! Kangaroo Court! Siya lang doon ang mukhang kangaro. Hindi, nagulat ako, paano naging kangaro court ang kahapon? Eh, wala man lang nagsilundagan. Di ba yung kangaro, lumulundag-lundag yan? Oh, wala namang tinatago doon na anak sa loob ng mga tiyan nila. Kung sabing kangaro, diba ko ba, sino ba nagpauso ng kangaro-kangaro court na yan? Diba? Mas masakit yung ulo ko sa kakaisip. Si Skype 26 sa Ike si kaano madig ka mamati data kanyam lata kabsat no ata ti pinagiknam. Kurang panunot dagiti DDS. Oh, taranta na si Kibuloy, punta na daw sa universe. Sabi ni Jetski. Sa universe, MG Jetski. Hello, hello, shout out. Sa mga hindi po nag-escape ng ads, maraming salamat. Oh, sabi po ni Ma'am Fiboli, ado nga Ilocano Timadi, mangibotos kene sarado terten may sa akin. Sipin mo yan. Basta kayo lang magsabi dyan. Basta sabi ni Ma'am Fiboli, ado nga Ilocano Timadi, mangibotos kene sarado terten may sa akin. Dito sa US Senate, na US ang Kangaroo Court. Ay, may mga kangaroo pala dyan. Danny Renado, Ma'am Fiboli, hello, hello, shout out. Lol, there is a lot of Kangaroo Court, the Kangaroo in Australia. O yan, no? Hindi na magsabi si Eric Kangaroo Court. Alam mo, sa totoo lang. Galawang NPA, pero sumusuporta sa mga Duterte. Diba? Kita mo yan? Former cadre na mga rebelde di umano. Pero sumusuporta sa mga rebel kay Sara Duterte. Skype, awan na problema. Marco supporter ka, may mayat manin kabsat. Wala nang problema. Nag-like na ako, Sir Glenn. Thank you, G, sa inyong pag-likes. That is the reason why na I do live ngayon. Kasi alam mo kung bakit. Oh, sabi ni Carl Alejo, Skype, awan problema no, Marco supporter ka, matmayat manem kabsat. Kung ako ang Department of Education Secretary, kung ako ang DepEdSec, magpapatayo ako ng mga classroom. Mahirap man yun, Ador, oy, kapag magpatayo ba ng classroom, mag-akyat pa sila. Hindi ba pwedeng magpagawa lang ng classroom? Kasi kung magpatayo sila ng classroom, my God, baka mamamaya, matalo nila kung gaano ka, kung paano tumayo yung ating tarugo. Magpapagawa siguro, no?
Kasi may iba niya na pag sila daw ang mahalal, magpapatayo daw sila ng tulay. E paano yan? Magpapatayo ka ng tulay, papunta sa langit? Kaya nagtataka ako bakit ginagamit nila yung magpapatayo daw sila ng tulay kapag sila ang mananalo. E paano yan? Paano tayo makakadaan yan kung nakatayo yung tulay? Ano, may harness? Hindi ko ma... Di ba? Sometimes, politician says that, okay, ako ang butuhin ninyo. Kasi, pag ako ang manalo, magpapatayo ako ng mga tulay. That's my only problem. E paano kung 70, 80 years old na ako, paano ako makaakyat papunta sa tulay? Yung tulay papunta sa langit, yung nakatayo. Can you just imagine nakatayo yung tulay? Yung classroom din, kapag makapagawa sila, magpagawa ka ng classroom ador na nakatayo, so kailangan maghagdan yan. May harness yan pag dumaan tayo doon. So saan ang direksyon yun? Saan ang dulo nun? Nang walang hanggan, sa bahaghari o sa langit? Hindi ah, joke-joke lang yan, ador ha. Joke-joke lang, alam mo, mahal, alam ko mahal mo ako eh. But that's kidding aside. Kidding aside, di ba? So, kasi nagtaka lang ako talaga eh. Kasi yung iba, sabi nila, magpapatayo sila ng mga tulay. Natapos lang yung term nila, hindi ba nakatayo? Nakahiga man ang tulay. Ah! Uy, 250 na pala? Mag-aalas dos na pala? My God! Hindi ko na malayan. Tapos na? Oh. Simply Talkies Vlog, how are you? Adios, Patria Dorada. Na ba? Sabi ni Sir Daniel Rinaldo, pinapangunahan ako. Oh. Tiboli, maka oma met maam na ta to do support kay met itsura kaso. Oh. Haan nga, mapintas ti obra na kalaban meti pangulo tayo. Ah! Sabi ni Carl Aleo Basaw, ma'am Tiboli, makaoma mit ma'am, ta todo support ka, tay mit itsuna kasu. Hayaan nga mapintas di obra na kalaban mit ti Pangulo tayon. Na-resign Sara Bipi. Ah, akara ko nag-resign na si Sara. Baka pagising ko mamaya eh, nandyan ka pa? Sabi po ni Sasha Ed, Digwit 1967, resign Bipi Sara. Actually, yun ang pinapanawagan ni Dilima eh. Tingnan mo, patulan ni Sara yan. Alam mo, mapapatulian si Sara. Oh, mapapatulian si Sara sa totoo lang. Sabi ni Jaime Nex, similar to the court or in the table or on the table. Kinaboy ng bula, through the bull kanak. Ay kadat agwan, Philippine di kalibot. Goodbye, Philippines without news. Goodbye, just living without sin. Ha? Grabe nga mga English ng una na panahon, di ba? Oh, tinapon na ako ng bula, through the bull kanak. I cannot agwan Philippine hindi kalibot. Oh, goodbye Philippines without sin. Oh, goodbye New Year's living without sin. Ay, naku. Sabi ni Sky Kaleo, basa when 100% amin kani nga pamilya ti gapo kani Apo Lakay. Ay, 100% ang mga pamilya niya sumusuporta kay Apo Lakay, sabi po ni ano. Ni Skype 28. Okay, so ako magpapaalam na guys. 1 minute na lang. Oh, ngayon del sol querida. Adios Patria Adorada Romansa sa mga Carabao. Kag mga basano da. Okay, maraming maraming salamat. Bye-bye Warren Espiritu. Santo amen amen. Oras natin mga kaibigan is alas 2:53 na ng hapon. At tayo po'y nagsama-sama sa loob ng 3 oras. At naway nag-enjoy kayo sa ating live streaming. At nagtatanong tayo kung ang galing ni Sir Glenn na naiintindihan niya. Of course naman! Kaya nga sabi ko eh, keep on commenting using Ilocano so that I can, you know, masturbate my mind. Now, one of my reminders before we leave, okay? Every time, I want you to masturbate your mind every time you are here in my live streaming so that you can produce your own sperm cells of political ideas through the process of political ejaculations. Again, I want all my subscribers, my family here in my YouTube channel, learn how to masturbate your mind in order you to produce sperm cells of political ideas through the process of political ejaculations. Ganon. Remember, we are Tarugo Party List. Samahan ng mga
may tapang, rumisbak, laban sa mga gustong pabagsakin ang gobyerno. Tarugo. Tapang, rumisbak, gobyerno. Yan po ang ibig sabihin. Kaya kailangan tayuan natin, ipatayo natin para at least sa susunod na mga taon o sa susunod na eleksyon, papasukin ng tarugo ang Kongreso. May similarities yung ibang salita nyo sa Ilocano, Sir Glenn. May narinig ako na term mo minsan. Wow, really? Ngani, anuman. Ate Kabalot, kamo na lang balhala. Okay? Kamo na lang bahala, magintindi. Ay, siyempre, ilunggo ko yan mo. Dako ko yung ilunggo. E, siyempre, do kabudlay, man bala mag-inulunggo, di. Kahit di ko mag-inulunggo ko, damo, di makaintindi. Siyempre, Tagalog, English, nang dapat nato niya gamiton. Pero di kay ako, ya, ilunggo ko yung nadako mo. Nagdako ko ya sa Roa City. Tapos dugay ko yung nag-star sa Iloilo. Di, bisan lang ako nakalakat sa Bacolod. Kabaluman ko gihapon magambal sang taga-Bacolod. Oh, ikay nagapabilin gapon sa akon yung abalat yagon nga kuya isaya kada ko kay Lunggo. Pero isan budlay bala kang nagabaraliktad ang dila ko ti dinastrive ko gid bala ka wilingon kung magtagalog kay ti syempre for the understanding of everyone, no, for the benefits of everyone. Ay hambal ko sa kawilingon ko kung mag Ilunggo ko dere ti damo gid bala hindi makaintindi kay ti syempre kasagaran sang nagalantaw sa akon mga Tagalog, mga Ilocano, mga Kapampangan, tapos mga English. Di ako yan ang decide ko sa kumilingon ko nga pag mag-vlog ko, magamit din ko yas ang akon yung first language, no? Ang akon yung vernacular, no? Ang akon yung mother tongue. Sabi niya, Kilinya, Ida, kahit anong mangyayari na kay PBBM lang ang aming suporta, watching from Hong Kong, nowadays to Sara Duterte. No! Nowadays to Sara Duterte, lalo na kay Tandang ko. Okay, Biden, Sir Glenn, ingat lagi at lahat. Thank you. Di ako taga-diin, taga-tulak ako. Ah. Di ako taga-diin. Ah. Taga-diin ka, ah, taga-tulak. Kasi yung diin kasi, yung diinan mo, yan. PBBM peace process, yung suportado ng political party leaders sa Kamara. Correct, that is correct. Okay, so bye-bye. Madamong yung salamat sa inyo. Kabay pa nga, tagaan ka mo, sumaayo nga pang lawas. Pagmayo nga pangunahuna, kag maging bahagi, maghihapon ka mo sa mga kapasanag sa aton niyang mga ginapakigbato, ginabarugan, kaprinsipyo, na tayo ay pro-government. Have a nice day. God bless and please don't forget to like, okay? Click the notification bell, mag-subscribe kayo, ha? Pagkatapos ay mag-comment kayo. Salamat. Bye-bye everyone. Mwah! Dagang salamat! Mm-hmm.